Napangiti si Alex habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na si Lucia. Nakatanaw ito sa labas ng bintana ng bus na kanilang sinasakyan. Hinawakan ni Alex ang kamay ng kanyang asawa at napatingin naman ito sa kanya. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Napabuntong hininga si Lucia at sinandal ang ulo sa balikat ng kanyang mister. Natatakot lang ako. Magiging maganda kaya ang buhay natin doon sa Maynila? Tama kaya ang desisyon natin na umalis sa probinsya at tumira doon sa bahay ng kapatid mo? Mas mahigpit pa na hinawakan ni Alex ang kamay ni Lucia at hinalikan pa ito. Huwag kang matakot, Lucia. Magiging maayos tayo doon sa Maynila. Mabait ang Kuya Vincent ko. Kaya niya nga ako bibigyan ng magandang trabaho, di ba? Para sa ating dalawa. At kapag nakaipon na tayo, babalik din tayo ng probinsya at magtatayo ng maliit nating negosyo. Napangiti naman si Lucia sa mga sinabi ng kanyang mister at yumakap pa siya ng mahigpit sa braso nito. Nasa 5 oras ang biyahe ng mag-asawa patungong Maynila. Malaking desisyon ang kanilang pinag-isipan bago nila nagawang lisanin ang probinsya. Isang magandang oportunidad kasi ang pinaabot ng half-brother ni Alex sa kanya. Ito ay ang kanyang Kuya Vincent na kapatid niya sa ina. Sinabi nito na bibigyan siya ng magandang trabaho at patitirahin sa bahay nito. Nag-alangan pa nga noong una si Alex dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang mahal na asawa. Pero ang kapatid na mismo niya ang nagsabing isama na rin si Lucia papunta sa Maynila. Bukod doon ay hindi na rin talaga maganda ang takbo ng pamumuhay ng mag-asawa doon sa probinsya. Kaya nga wala pa sa plano nila ang magkaanak. Dahil alam nilang hindi nila ito kayang buhayin. High school lang ang tinapos ni Alex at ang pagsasaka lang sa maisan ang kanyang hanap buhay. Kaya ang pagpasok ng malaking oportunidad ay hindi na nila tinanggihan pa. Sa kabilang banda ay may kabaparing nararamdaman si Lucia. Hindi niya kasi kilala ang kapatid ng kanyang asawa na si Vincent. Basta ang sabi lang sa kanya ni Alex ay mabait ito at mapagkakatiwalaan. Masaya ang 30-anyos na binata na si Vincent matapos pumirma ang isang malaking kliyente sa kanilang negosyo. Nag-iinom sila doon sa bahay ng kanyang pinsan na si Fred na kanya ring business partner. Hanggang sa lumapit sa kanila ang isang tulong. Sir Vincent, nahanda ko na po yung kwarto ng kapatid nyo. Nagpasalamat naman si Vincent sa katulong. Natanong ni Fred si Vincent. Insan, kailan ba ang dating ng kapatid mo sa nanay? Sumagot naman si Vincent. Ang sabi nila sa akin, nasa biyahe na daw sila kaninang tanghali. Siguradong parating na yun maya-maya lang. Muling nagtanong si Fred. Sigurado ka ba talagang patitirahin mo dito sa bahay mo yung kapatid mo? Hindi ka na ba galit sa mama mo na nang iwan sa'yo nung bata ka? Bahagyang tumawa naman si Vincent. Hindi na mawawala ang galit ko sa nanay ko kahit pa na nasa kabilang buhay na siya. Pero ibahin mo si Alex. Wala naman siyang kasalanan. Kapatid ko pa rin siya at isang ina pa rin ang pinanggalingan namin pareho. Isa pa, kailangan niya ng tulong kasi hindi na sapat ang kinikita niya doon sa probinsya. Tumango naman si Fred. Aba, napakaswerte naman ng kapatid mo sa'yo. Natawa na lang din na napapailing si Vincent. Hindi katulad ni Alex na hikahos sa buhay. Si Vincent ay lumaki na ang lahat ng kanyang kagustuhan ay nakukuha niya. Mayaman kasi ang kanyang ama kaya nang makapagtapos si Vincent ng pag-aaral ay sa kanya din ipinamana ang lahat ng negosyo ng kanilang pamilya. Sa husay ng pamamalakad ni Vincent ay mas napalago niya pa ang mga ito. Sa kabila ng magandang buhay ni Vincent ay hindi pa rin siya nakakapag-asawa. Sa edad na 30 ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng sariling pamilya. Maraming babae ang nagdaan sa buhay ni Vincent pero hindi nagtagal ang mga ito dahil na rin sa pagiging abala ng binata sa kanyang mga negosyo. Sa kasalukuyan ay wala siyang karelasyong babae at hindi niya pa nahahanap ang isang babae na handa niyang ibigin ng sobra-sobra. Matapos ang 5 oras na biyahe ay nakarating din ng Maynila ang mag-asawang sina Alex at Lucia. Saglit na iniwan ni Alex ang kanyang asawa doon sa bus terminal para magtanong-tanong sa lugar na kanilang pupuntahan. Ilang minuto pa lang na nawala si Alex
ay may isang lalaki na ang lumapit kay Lucia. "Hi miss, may hinihintay ka ba? Gusto mo ba na ako nang maghatid sa'yo?" Sa itsura ng naturang lalaki ay halatang may kaya ito sa buhay dahil dala pa nito ang isang kotse na nakaparada sa kanilang harapan. Nang mapatingin si Lucia sa naturang lalaki ay nakaramdam siya ng pangamba. "Hindi, hindi ako magpapahatid." Naging mapilit naman ang naturang lalaki. "Baka mamuti na ang mata mo, kakahintay dito miss. Halika na, hindi naman ako masamang tao." Sa kabila ng pamimilit nito ay tumanggi pa rin si Lucia at doon ay mas matinding kaba na ang kanyang nararamdaman. Normal naman na kay Lucia ang lapitan siya ng mga kalalakihan. Kahit doon sa probinsya ay marami na ang gustong makipagkilala sa kanya at makuha ang kanyang atensyon. Hindi rin naman kasi maitatanggi na may nakakaakit talaga na kagandahan si Lucia. Nang balikan ni Alex ang kanyang asawa, ay nakita na nga niya ang isang lalaki na umaaligid dito. Nagmadali si Alex at agad na kinausap ang naturang lalaki. "Pare, may problema ba? Ako ang asawa niya." Doon lang tumigil ang naturang lalaki. Humingi ito ng pasensya at agad na ring lumakad paalis. Yumakap naman si Lucia kay Alex at ramdam ni Alex ang matinding takot ng kanyang mahal na asawa. "Alex, gusto ko nang bumalik sa probinsya. Natatakot ako dito sa Maynila." Inangat ni Alex ang mukha ni Lucia at tiningnan ito sa mata. "Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako eh. Sorry kung nalapitan ka ng gagong yun. Hayaan mo. Hindi na kita iiwan kahit na anong mangyari. Pangako." Niyakap rin naman ni Alex nang mahigpit ang kanyang asawa. Alas 8 na ng gabi nang matapos mag-inom ang magpinsa na sina Fred at Vincent. Umuwi na rin kaagad si Fred matapos niyon. Habang nagsisipilyo si Vincent doon sa kanyang kwarto, ay binalita sa kanya ng isang katulong na dumating na nga ang kapatid niya sa ina na si Alex. Kaagad na inayos ng binata ang kanyang sarili. Bumaba siya at sinalubong ang kanyang kapatid. "Kuya Vincent, long time no see." Niyakap naman ni Vincent si Alex. "Kamusta ka na Alex? Bakit parang lumaki ang katawan mo? Nag-gym ka na ba ngayon?" Bahagyang tumawa naman si Alex. "Hindi naman Kuya Vincent, medyo batak lang talaga sa trabaho doon sa maisan." Tumango si Vincent sa sinabi ng kanyang kapatid. "Hayaan mo, hindi ka na mahihirapan. Mas madaling trabaho ang ibibigay ko sa iyo at gagawin kong triple ang sinasahod mo doon sa maisan sa probinsya. Mag-check ka lang ng mga items doon sa warehouse sa isa kong negosyo. Ganun lang, mas madali di ba?" Lalo namang lumaki ang ngiti ni Alex. "Maraming salamat talaga Kuya Vincent." Tinawag ni Vincent ang isang katulong. "Vivian, dalhin mo na nga ang mga gamit nila doon sa kwarto nila." Sinunod din naman ito ng katulong. Hanggang sa napatigil si Vincent na makita niya ang isang nakatayong babae. Doon ay nagsalitang muli si Alex. "Saka nga pala Kuya Vincent, siya pala si Lucia, ang asawa ko." Ngumiti si Lucia kay Vincent. "Magandang gabi Kuya Vincent, nice to meet you po." Ilang segundo bago nagawang sumagot ng mayamang binata. "Nice to meet you Lucia." Tinawag naman na ang mag-asawa ng katulong. "Sir Alex, sumunod na po kayo sa akin. Ihahatid ko na po kayo sa kwarto nyo." Sinundan ni Vincent ng tingin si Lucia. May kakaibang naramdaman si Vincent nang makita niya ang napakagandang asawa ng kanyang kapatid. Ang pakiramdam na naranasan niya pa noong huling nagkaroon siya ng karelasyon. Kakaibang init ang bumalot sa katauhan at isipan ng mayamang binata. Mahahalata sa kanyang mga mata na sobra siyang naakit sa kagandahan ni Lucia. Masaya ang mag-asawang sina Alex at Lucia sa bago nilang titirhan. Sa tanan ng buhay ni Lucia ay ngayon lang siya nakapasok sa ganong kagandang bahay. "Alex, tingnan mo, may swimming pool pa dito sa likod ng bahay." Nakangiting sabi ni Lucia habang nakasilip siya sa bintana ng kanilang kwarto. Yumakap naman mula sa likuran niya ang kanyang asawa. "Hayaan mo, kapag nanalo tayo sa loto, magpapagawa rin tayo ng swimming pool doon sa probinsya." Natatawa naman na napapailing si Lucia. "Ilalagay ko na mga gamit natin dito sa cabinet." Tumango naman si Alex.
maliligo na din muna ako. Gusto mo bang sumabay? Para mabinyagan na natin itong banyo dito sa bago nating kwarto. Marahan namang binato ni Lucia ng damit ang kanyang mister. Habang nag-aayos si Lucia ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon ang may-ari ng bahay na si Vincent. Kuya Vincent, ikaw pala. Si Alex kasi. Nandyan sa loob ng banyo at naliligo. Ngumiti naman si Vincent. Ayos lang. Ikaw naman talagang gusto kong makausap. Saglit na napatigil si Lucia. Ako po? Bahagyang tumawa si Vincent. Oo, ikaw. At saka, wag mo na akong ipo. Wag mo na rin akong tawaging kuya. Vincent na lang. Pwede ba? Matipid na ngumiti si Lucia. Sige, walang problema. Nakaramdam ng kaba si Lucia nang makita niyang seryosong nakatingin sa kanya si Vincent. Hindi ko akalain na may magandang asawa pala ang kapatid ko. Sayang, naunahan niya ako sa iyo. Sarkastiko naman na tumawa si Lucia. Hindi ko akalain na palabiro pala kayo. Bahagyang tumawa ang mayamang binata. Hindi ako nagbibiro, Lucia. Seryoso ako. Nakakapanghinayang talaga na naunahan niya ako sa iyo. Lumakas palalo ang kabog ng dibdib ni Lucia nang naupo sa tabi niya si Vincent. Diba, 2 taon pa lang kayong mag-asawa ng kapatid ko? Sana pala, sinama ka na niya dito noong hindi pa kayo nagpapakasal. Hanggang sa lumabas na ng banyo ang bagong ligo na si Alex. Kuya Vincent, nandito ka pala. May problema ba? Napakunot ang noo ni Alex nang makita niyang nakaupo ang kanyang nakatatandang kapatid sa tabi ng kanyang asawa. Mabilis naman na dumistansya si Vincent kay Lucia. Kinausap ko lang saglit si Lucia. Hindi pa kasi kami nakakapagkwentuhan kanina nang dumating kayo. Ngumiti naman si Alex. Anong masasabi mo sa asawa ko, Kuya Vincent? Maganda, diba? Alam mo ba na halos 1 taon kong niligawan niyang si Lucia? Kaya nga wala na akong planong pakawalan yan kahit na anong mangyari. Ngumiti at tumango naman si Vincent. Ganun ba? Maswerte ka nga talaga. Maganda nga siya at mukhang mabait pa. Sige na, babalik na muna ako sa kwarto ko. Lumakad palabas si Vincent sa kwarto ng mag-asawa. Tumatak naman sa kanyang isipan ang huling sinabi ng kanyang kapatid. Ang salitang hindi na niya pakakawalan si Lucia, anuman ang mangyari. Huminga ng malalim si Vincent at sinabi niya rin sa kanyang sarili na sa tanan ng kanyang buhay ay wala pa siyang ginusto na hindi niya nakukuha. Palaging nakatatak sa kanyang isipan na siya si Vincent Villanueva at sapat ng dahilan iyon para ang lahat ng bagay na gustuhin niya ay kanyang nakukuha. Habang nagbibihis si Alex ay napansin niya ang pananahimik ng kanyang asawa, kaya agad niya itong nilapitan. Han, ayos ka lang ba? Sa paglingon ni Lucia ay nakalata ni Alex ang takot at pangamba sa mga mata nito. Alex, sa palagay mo ba tama na nagpunta tayo dito sa Maynila? Napabuntong hininga si Alex at tumabi siya sa kanyang asawa. Hinawakan niya ang kamay nito. Han, magiging okay tayo. Sa ngayon, gusto ko na alisin mo ang lahat ng pangamba dyan sa puso mo. Napabuntong hininga rin si Lucia. Alex, para kasing parang natatakot ako sa kuya mo. Napakunot ang noo ni Alex. Natatakot ka kay Kuya Vincent? Bakit naman? Ilang segundo bago sumagot si Lucia. Yung mga tingin niya kasi. Natatakot ako sa mga tingin niya sa akin. Pati na rin sa paraan kung paano niya ako kausapin. Bahagyang tumawa si Alex. Huwag kang matakot sa kuya ko. Malamang, nagandahan lang din yun sa'yo pero naniniwala ako na hindi siya gagawa ng hindi maganda sa atin. At saka, hindi naman din ako makakapayag na gawan kanya ng kung ano man. Hayaan mo. Hindi ko hahayaan na may lalaking makalapit o kahit na makadikit sa'yo habang nandito tayo sa Maynila. Ngumiti pa si Alex sa kanyang asawa. Ako lang ang nag-iisa at maswerteng lalaki na pwedeng humalik sa asawa ko ng ganito. Binigyan naman ni Alex ng mabilisan na halik ang kanyang asawa. Natawa naman si Lucia sa mga biro ng kanyang mister. Napatingin si Alex sa orasan. Maaga pa pala ano? Lalo pang tumawa si Lucia. Ano na naman ba ang binabalak mo? Hindi naman nawala ang malaking ngiti ni Alex. Marami pa tayong pwedeng gawin ngayong gabi bago matulog. Sakto.
hindi tulad sa probinsya na matigas ang higaan natin. Ngayon malambot na. Bakit hindi na natin binyagan itong kama na ito? Marahang pinisil ni Lucia ang ilong ni Alex. Paano kung ayaw ko? Sumagot naman si Alex. Wala kang magkagawa dahil pag-aari kita, Lucia. Agad na sinunggaban ni Alex ng halik ang kanyang mahal na asawa at hiniga niya ito sa kama. At sa oras na iyon ay pinagsaluhan ng mag-asawa ang isang mainit na gabi sa isang malambot na kama. Maagang umalis papunta sa trabaho ang magkapatid na sina Alex at Vincent. Iyon ang unang araw ni Alex na magtatrabaho siya sa negosyo na pag-aari ng kapatid niya sa ina. Sa loob ng sasakyan ay natanong ni Alex ang kanyang kapatid. Kuya Vincent, matanong ko lang, bakit nga ba hindi ka pumunta sa probinsya nung namatay si Mama? Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sumagot naman si Vincent. Masyado kasi akong busy sa trabaho ng mga panahon na yun. Pero kahit paano, nasaktan pa rin naman ako sa pagkawala ni Mama. Siyempre nanay ko pa rin yun kahit na iniwan niya ako nung bata pa ako. Tumango naman si Alex. Pero alam mo ba kuya, gustong gusto kang kunin noon ni Mama mula sa papa mo. Pero ang batas na daw ang nagsabi na mananatili ka sa poder ng papa mo kaya wala nang nagawa pa si Mama. Napabuntong hininga naman si Vincent. Hayaan mo na yun. Ayaw ko na munang pag-usapan ng tungkol dyan. Maiba tayo. Saan mo pala nakilala ang asawa mong si Lucia? Napatingin si Alex sa kanyang kuya at ilang segundo bago siya nakasagot. Nakilala ko si Lucia nung nagtatrabaho kaming pareho sa isang bakery doon sa probinsya. Muling nagsalita si Vincent. Maganda siya ha? Maswerte ka sa kanya. Nagtataka lang ako. Bakit hindi pa kayo nagkakaanak? 2 taon na kayong kasal, di ba? Sumagot naman si Alex. Hindi pa kasi kami handa na bumuo ng pamilya. Natatakot kami na baka hindi namin maibigay ang pangangailangan ng anak namin. Napangiti si Vincent. Maganda ang ganyang pag-iisip, Alex. Sana lahat ng mag-asawa katulad niyong mag-isip. Ngumiti na lang din si Alex sa kanyang kapatid. Doon sa bahay ay tumutulong na lang si Lucia sa mga katulong sa paglilinis sa buong bahay. Wala rin naman kasi siyang ibang magawa. Doon sa kusina ay kakwentuhan niya ang ibang mga kasambahay habang sila ay nagluluto. Kasalukuyang nagbabalat ng mga gulay si Lucia nang biglang dumating doon si Vincent. Lucia, anong ginagawa mo dito sa kusina? Napatingin naman si Lucia sa kanya. Wala kasi akong magawa sa kwarto kaya naisip kong tumulong na lang dito sa kusina. Huminga ng malalim si Vincent bago muling nagsalita. Magbihis ka, Lucia. May pupuntahan tayo. Tumalikod rin kaagad si Vincent at umakyat sa kwarto nito. Wala na rin naman nang nagawa si Lucia kaya nagbihis na siya. Nang nasa biyahe na sila ay napapatingin si Lucia kay Vincent na kasalukuyang nagmamaneho. May pagtataka sa isipan ni Lucia kung saan sila magpupunta. Gusto niyang magtanong pero hindi siya dinadapuan ng lakas ng loob dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. Hanggang sa ngumiti sa kanya si Vincent. Ngumiti na lang din si Lucia at doon siya nagtanong. Vincent, bakit parang ang aga mo yata umuwi galing trabaho? Sumagot naman si Vincent. Naisip ko lang na baka naboboard ka na sa bahay kaya umuwi ka agad ako pagkatapos kong ihatid si Alex sa warehouse na papasukan niya. Tumango naman si Lucia. Hindi mo naman ako kailangang intindihin masyado. Ayos lang naman ako dun sa bahay mo. Matanong ko lang din sana, saan ba tayo magpupunta? Hindi naman sumagot si Vincent hanggang sa hininto nito ang kotse sa harapan ng butika ng mga damit. Ngumiti sa kanya si Vincent. Bibili tayo ng mga damit mo, Lucia. Sa araw na iyon ay binilhan ni Vincent ang magagandang damit ang asawa ng kanyang kapatid. Hindi man ito hangad ni Lucia, pero nagpasalamat na lang din siya. Bukod sa pamimili ng mga damit ay pinasyal na din siya ni Vincent sa Manila. Nagustuhan mo ba dito? Isang matipid na ngiti ang sinagot ni Lucia. Sobrang ganda dito, Vincent. Maraming salamat sa pagdala sa akin dito. Pero hindi ka na sana nag-abala pa. Nahihiya na tuloy ako. Binigyan mo na nga ng trabaho ang asawa ko tapos ganito pa ang ipaparanas mo sa akin. Nang sandaling iyon ay nasa isang mamahaling restaurant sila.
isang restaurant na nasa balkonahin ng isang mataas na building at doon ay makikita ang Manila Bay. Napatigil si Lucia nang humawak sa bewang niya si Vincent. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ako naman ang nagpumilit nito, di ba? At sobra akong magiging masaya kung hahayaan mo akong iparana sa iyo mga ganitong bagay. Tara, kumain na muna tayo. Siguradong masasarapan ka sa mga pagkain dito. Naupo nga sila sa isang bakanteng mesa at tinawag na ni Vincent ang isang waiter. Nakangiti si Vincent kay Lucia habang sila ay kumakain. Medyo naiilang naman si Lucia nang makita niyang nakatitig sa kanya si Vincent. Hanggang sa may tumawag sa pangalan ni Vincent. Nang mga oras na yon ay nandoon rin pala ang pinsan ni Vincent na si Fred. Insan, sinasabi ka na nga ba't nandito ka rin? At sino naman itong magandang binibini na kasama mo? Sumagot naman si Vincent. Si Lucia pala, asawa siya ni Alex, yung half-brother ko, remember? Tumango si Fred at nakipagkilala ito kay Lucia. Matapos niyon ay nagpaalam saglit si Lucia na magpupunta sa banyo. Kinausap naman na ni Fred ang kanyang pinsan. Insan, ano na naman ba ang ibig sabihin nito? Pati ba naman ang asawa ng kapatid mo? Ang daming babae ang nagkakagusto sa'yo. Hindi mo sila pinapansin. Tapos magkakagusto ka sa babaeng may asawa na? Sumagot naman si Vincent. Nagmamagandang loob lang ako, Fred. Huwag mo ngang bigyan ng mali siya. Natatawang sumagot din si Fred. Kilala kita mula pagkabata. Alam ko ang pinaplano mo. Napabuntong hininga si Vincent. Sinusubukan ko lang naman eh. Maganda si Lucia. At alam kong mas magandang kinabukasan ang mabibigay ko sa kanya kumpara sa kapatid kong magsasaka. Kung bumigay, edi pabor sa akin. At siguradong magiging pabor din naman sa kanya. Natawa na lang na napapailing si Fred hanggang sa bumalik na si Lucia na galing sa banyo. Doon sa kotse ay napag-usapan nila Lucia at Vincent ang tungkol sa ina nila ni Alex. Bata pa lang ako, iniwanan na ako ng nanay ko. Hanggang ngayon nga nawala na siya. Nandoon pa rin ang galit sa puso ko. Biruin mo, nagawa niya kaming iwanan ni Papa para lang sa isang lalaki. Kaya nga noong una, hindi ko matanggap na nagkaroon ako ng kapatid. Pero nakilala ko si Alex. Mabuti siyang tao kaya hindi naglaon. Tinanggap ko rin siya at kinilala. Kasi alam kong mabuting tao ang asawa mo, Lucia. Napangiti naman si Lucia sa sinabi ni Vincent. Hindi pa rin naman makapaniwala si Lucia sa mga sinabi nito. May awa siyang naramdaman para kay Vincent. Alam niya na hindi madali para sa isang musmos na bata ang iwanan ng isang ina. Nasa balkonahin ng bahay si Vincent at hinihintay niya doon si Lucia. Inutusan niya kasi si Lucia na isuot ang isa sa mga damit na binili niya. Ilang saglit pa nga lang ay nakita na ng mayamang binata si Lucia na bumaba ng hagdan. Nagkaroon ng malaking ngiti sa labi ni Vincent nang makita niya ang isang napakagandang babae. Lalo pang tumindi ang pagkagusto ni Vincent kay Lucia ng sandaling iyon. Nakangiti si Lucia kay Vincent. Hindi ba masagwa itong suot ko? Pakiramdam ko hindi bagay sa akin. Bahagyang tumawa si Vincent. Sobrang ganda mo, Lucia. Napatigil si Lucia nang lumapit sa kanya si Vincent. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at pakiramdam ni Lucia ay anumang oras ay hahalikan siya nito. Nakatitig sa mga mata ni Lucia ang mayamang binata. Lucia, napakaswerte talaga ni Alex sa'yo. Napakaswerte ng kapatid ko. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lucia at napaiwas siya ng tingin. Lalakad na sana siya paalis nang bigla siyang hataki ni Vincent. Humawak ito sa kanyang bewang at labis na kinabigla ni Lucia nang halikan siya nito sa labi. Mabilis na pumalag si Lucia. Tinulak niya si Vincent palayo sa kanya at agad na siyang tumakbo papunta sa kwarto nilang mag-asawa. Gabi na nang makauwi galing trabaho si Alex. Naabutan niya sa kwarto ang asawa niyang si Lucia na nakaupo lang sa gilid ng kama. Han, hindi ka pa daw kumakain. Sabi ng mga katulong, kanina ka pa daw nagkukulong dito sa kwarto. Sa paglingon ni Lucia ay agad siyang tumakbo at yumakap sa kanyang asawa. May pagtataka naman sa isipan ni Alex ng sandaling iyon. Han, ano bang problema?
Muli ay nakita niya ang matinding takot sa mga mata nito. "Alex, gusto ko nang umuwi sa probinsya. Ayaw ko na dito sa Maynila." Nagtanong naman si Alex. "Lucia, ano ba talagang problema? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan." Gusto man sanang sabihin ni Lucia ang ginawa sa kanya ni Vincent, pero minabuti niyang maging tikom na lang dahil ayaw niyang magkagulo pa. Sabay na naghapunan doon sa kusina ang mag-asawa. Habang kumakain ay nagtataka pa rin si Alex sa mga kinikilos ni Lucia. Pero kahit paano ay napakiusapan na niya ito na manatili sila doon sa Maynila kahit pa na gusto nang umuwi nito. Nang matutulog na sila ay nakayakap si Lucia sa braso ni Alex. Doon ay saglit pa silang nag-usap. "Alex, totoo ba na iniwanan ng mama niyo si Vincent?" Napabuntong hininga naman si Alex. "Totoo yun. Kaya nga nagkaroon ng sama ng loob si kuya sa mama namin." Muling nagsalita si Lucia. "Hindi ako makapaniwala na nagawa yun ng mama niyo." Ilang segundo bago nagawang sumagot ni Alex. "May dahilan din naman kasi kung bakit umalis si mama sa poder nila. Sinasaktan si mama ng papa ni Vincent. At ang tatay ko ang tumulong kay mama para makatakas." Doon ay mas lalo naman nang naintindihan ni Lucia ang mga nangyari. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pa ngang tumindi ang pagnanasa ni Vincent sa asawa ng kanyang kapatid. Kakaibang init ang bumabalot sa kanyang katawan. Madalas ay palihim niya itong pinagmamasdan. Hanggang sa isang araw ay pumasok si Vincent sa kwarto ng mag-asawa. Wala si Alex sa bahay ng mga oras na yon dahil nasa trabaho ito. Sa pagpasok ni Vincent sa kwarto ay narinig niya ang ragasa ng tubig na mula sa banyo. Doon ay nasisiguro niyang naliligo si Lucia. Naupo siya sa gilid ng kama at hinintay ang paglabas nito. Wala namang kaalam-alam si Lucia. Lumabas sa banyo si Lucia na nakatapis lang ng tuwalya at labis siyang natigilan nang makita niyang nandoon sa kanilang kwarto si Vincent. "Vincent, anong ginagawa mo dito? Matinding ka ba ang nararamdaman ni Lucia ng mga oras na yon?" Nagbuntong hininga si Vincent. "Lucia, gusto ko lang humingi ng pasensya sa nagawa ko noong nakarang araw. Ayokong isipin mo na ganun akong tao. Sadyang hindi ko lang napigilan ang sarili ko." Napayuko naman si Lucia. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Vincent. Doon kahit paano ay nagkaroon ng kaluwagan sa puso ni Lucia. Lingid sa kanyang kaalaman ay iba na pala ang nararamdaman ni Vincent para sa kanya. Isang formal party ang dinaluhan ni Vincent na ginanap sa isang resort na pagmamay-ari niya. Sinama niya rin doon ang mag-asawang sina Alex at Lucia. Malaki ang ngiti pareho ng mag-asawa habang sila ay nagsasayaw. "Mas lalo kang gumanda dyan sa suot mong damit. Sobrang bagay na bagay sa'yo, Han." Sambit ni Alex. Nagkaroon naman ng matamis na ngiti sa labi ni Lucia. "Ikaw din, ang gwapo mo lalo dyan sa damit mo. Nakakapanibago na nakakapagsuot na tayo ng ganitong magagarbong damit." Matapos nilang magsayaw ay bumalik na din sila sa kanilang table kung saan kasama nila si Vincent. "Nag-e-enjoy ba kayong dalawa?" tanong ni Vincent. Nakangiti na tumango naman ang mag-asawa. "Kung ganun, uminom tayo." Nag-cheers silang tatlo at sabay-sabay nilang ininom ang kanilang mga inumin. May mga kalalakihan doon sa party na niyayang isayaw si Lucia. Pumayag din naman si Alex na isayaw si Lucia ng ibang lalaki dahil halos karamihan naman doon sa party ay kakilala niya sa kanyang trabaho. Habang nakikipagsayaw si Lucia ay patuloy naman na nagkikwentuhan ang magkapatid na sina Vincent at Alex. Lingid sa kaalaman ni Alex ay nilagyan na pala ni Vincent ng pampatulog ang kanyang inumin. Kaya nang makabalik doon sa kanila si Lucia ay nahalata nitong naging mapungay na ang mga mata ng kanyang asawa. "Han, ayos ka lang ba? Lasing ka na yata." Ramdam naman ni Alex ang kaunting pagkahilo. "Ayos lang ako, Han. Medyo inaantok lang ako at sinabayan pa ng pagod dahil sa dami ng trabaho dun sa warehouse." Tumango naman si Lucia hanggang sa nagsalita si Vincent. "Alex, may kwarto akong pinareserve doon sa itaas para sa inyong dalawa ni Lucia. Gusto mo bang matulog na?" Pinilit naman ni Alex na ngumiti sa kanyang kuya. "Ayos lang ako, Kuya Vincent.
Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Aakyat na rin kami maya-maya ni Lucia para matulog. Sumagot naman si Vincent. Ikaw ang bahala. Nanatili nga doon sa party ang mag-asawa. Bandang alas 12 ng gabi ay nag-uwian na rin ang maraming tao na dumalo doon sa party. Pero tuluyan ngang hindi na nakayanan pa ni Alex na labanan ang gamot na hinalo ni Vincent sa kanyang inumin. Matapos magbanyo ni Lucia ay naabutan niya ang kanyang asawa na nakatungo na doon sa mesa. Han, bakit dito ka nakatulog? Tara na doon sa kwarto. Pero kahit na anong pilit ni Lucia na gumising si Alex ay hindi na ito gumising. Halata na mahimbing na ang tulog nito dahil sa kalasingan. Napailing na lang at napabuntong hininga si Lucia. Hayaan mo na muna siyang makapagpahinga, Lucia. Napatingin si Lucia kay Vincent na magsalita ito. Tumangulang si Lucia hanggang sa tumayo si Vincent at lumapit sa kanya. Humawak ito sa kanyang bewang. Malakas naman ang kabog ng dibdib ni Lucia. Vincent, may problema ba? Sumagot naman si Vincent. Natapos na ang party nang hindi man lang kita naisayaw. Pwede ba tayong magsayaw ngayon? Matipid na ngumiti si Lucia. Pero pumayag din siya sa gusto ni Vincent na magsayaw silang dalawa. Ang ganda-ganda mo talaga ngayong gabi, Lucia. Sambit ni Vincent habang nakatitig sa mga mata ng misis ng kanyang kapatid. Bahagyang tumawa si Lucia. Salamat, Vincent. Nasabi nga rin sa akin ni Alex kanina. Saglit pa na napatingin ang dalawa kay Alex na kasalukuyan pa rin nakatungo sa mesa at mahimbing ang tulog. Nagtataka ako sa'yo, Lucia. Hindi mo ba naisip noon na mag-asawa ng lalaking mas kayang ibigay ang pangangailangan mo? Nakakunot naman ang noo ni Lucia. Anong ibig mong sabihin, Vincent? Sumagot naman si Vincent. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nagmadali mag-asawa? Sa ganda mong yan, mas marami ka pang makikilalang lalaki na kaya kang buhayin. Kayang ibigay yung mga bagay na hindi kayang ibigay sa'yo ni Alex. Katulad na lang na magandang buhay. Huminga ng malalim si Lucia. Hindi ko naman hangad ang magandang buhay, Vincent. Sapat na sa akin na masaya ako at iyon ang nabibigay sa akin ni Alex. Kasi mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Hindi man ganun kaganda ang buhay namin, pero nakikita ko ang pagsisikap niya para sa akin, para sa mabubuo naming pamilya. Kaya nga oras na makaipon kami ni Alex dito sa Maynila, babalik kami ng probinsya. Magtatayo kami doon ng maliit naming negosyo. At kapag naging maayos na ang lahat, mag-aanak na kami. Matagal na kasing gusto ni Alex na magkaroon kami ng baby. Pero salungat pa ako sa ngayon dahil nga alam kong hindi pa namin kayang ibigay ang pangangailangan ng magiging anak namin. Tumango naman si Vincent. Paano kung hindi maging magandang buhay ni Alex? Paano kung sa pagdating ng panahon, mas lalo kayong maghirap? Napabuntong hininga si Lucia. Huwag naman sana. Pinagdadasal ko rin naman na maging maayos na ang buhay namin ng asawa ko. Lalo pang lumalim ang pagkatitig ni Vincent sa mga mata ni Lucia. Lucia, marami pa diyang iba. Bata ka pa. Marami pang ibang lalaki na mas kaya kang buhayin. Ang pagmamahal naman, madaling matutunan. Pero ang pag-unlad sa buhay, hindi madaling maabot. Bakit hindi ka maging praktikal? Bakit hindi ka maghanap ng lalaking mayaman at may magandang buhay? Saglit na natigilan si Lucia. Anong ibig mong sabihin, Vincent? Ilang segundo bago sumagot ang mayamang binata. Lucia, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Gusto kita. Doon ay tuluyang napahinto sa pagsasayaw si Lucia. Vincent, hindi mo dapat sinasabi sa akin yan. Kuya ka ng asawa ko. Bayaw kita kaya sobrang mali na sabihin mo sa akin ang bagay na yan. Hinawakan ni Vincent ang kamay ni Lucia. Anong magagawa ko, Lucia? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Gusto kita. Iwanan mo si Alex at sumama ka sa akin. Pinapangako ko sa iyo na hindi kita iiwanan. Ang lahat ng meron ako ay magiging sa iyo na rin. Lahat ng pangarap mo sa buhay, tutuparin ko. Lucia, subukan mo akong mahalin. Mabilis na binawi ni Lucia ang kamay niya kay Vincent. Vincent, lasing ka na. Hinatak ni Vincent si Lucia at agad itong hinalikan sa labi. Pinilit naman ni Lucia na makawala kay Vincent
at naitulak niya ito palayo sa kanya. Nakatitig si Vincent kay Lucia. Naiiyak naman na sa kaba si Lucia at unti-unti siyang umaatras nang makitang palapit muli sa kanya ang mayamang binata. Mabilis na tumakbo si Lucia papasok sa loob ng villa house na nandoon sa resort na kanilang kinaroroonan. Hindi tumigil si Vincent at agad niyang hinabol si Lucia hanggang sa naabutan niya ito doon sa isang kwarto. Umiiyak naman na si Lucia ng sandaling iyon. "Vincent, lumayo ka sa akin, pakiusap." Malalim naman ang paghinga ni Vincent. "Lucia, kung hindi mo ko kayang mahalin, kahit pagbigyan mo na lang ako ngayong gabi." Muling hinatak ni Vincent si Lucia at hinalikan. Hagulgol ang iyak ni Lucia habang pilit na kumakawala sa mayamang binata hanggang sa nahihiga na nga siya nito sa kama. Hindi naman sapat ang lakas ni Lucia para makawala sa gustong mangyari ni Vincent. Nasa halos isang oras din na nakatulog si Alex at nang magising siya ay mag-isa na lamang siya doon sa hardin ng resort. Nilibot niya ang kanyang paningin at wala na siyang nakita na kahit ni isang tao na nandoon. May pagtataka rin sa isipan niya kung nasaan ang kanyang kuya Vincent pati na rin ang kanyang asawa. Kaya kahit pa na masakit ang kanyang ulo ay pinilit niyang lumakad para hanapin ang mga ito. Pagpasok niya sa loob ng villa ay wala siyang nakitang tao hanggang sa isang malakas na tili ang kanyang narinig at doon ay nasisiguro niya na nanggaling ang tili na iyon mula sa asawa niyang si Lucia. Mabilis na umakyat ng hagdan si Alex at dinig niya pa ang hagulgol na iyak ni Lucia na halatang nangangailangan ng tulong. Sa pagpasok niya sa isang kwarto ay napatigil siya sa kanyang nakita. Nakita niyang pilit na inaalisan ni Vincent ng saplot ang kanyang asawa. "Lucia? Kuya Vincent?" Hindi na ituloy ni Vincent ang kanyang plano nang marinig niya ang boses ni Alex. Kinuhang pagkakataon iyon ni Lucia para makawala at agad siyang tumakbo papunta sa kanyang mister. Matindi ang takot at pag-iyak ni Lucia ng sandaling iyon. Hinarap ni Vincent si Alex pero tuluyang nagdilim ang paningin ni Alex. Malakas na suntok sa mukha ang binigay niya sa kanyang nakatatandang kapatid. Kinabukasan na ng umaga umuwi si Vincent sa kanyang bahay. Una niyang hinanap ang kapatid niyang si Alex, pati na rin ang babae na nagugustuhan niya na si Lucia. Kahit pa nalasing siya ay alam niya ang mga naganap sa nagdaan na gabi. Kinausap ni Vincent ang isa sa mga kasambahay. "Lucing, nakita mo ba si Alex at Lucia?" Nakakunot ang noo ng kasambahay nang sumagot siya. "Sir Vincent, umalis na po sila kaninang madaling araw. Babalik na daw po sila sa probinsya. Akala ko po alam niyo na ang tungkol doon kaya hindi na po namin sila pinigilan. Sorry po Sir Vincent." Tumango si Vincent at napabuntong hininga. "Ayos lang, inaasahan ko rin naman ang pag-alis nila." Napaupo si Vincent at doon niya napagtanto na maling-mali ang ginawa niya. Pero sadyang hindi niya lang mapigilan ang kasabikan at totoong nararamdaman niya para kay Lucia. Mahigpit ang pagkakayakap ni Lucia sa braso ni Alex habang nasa loob sila ng bus at nasa biyahe pabalik sa probinsya. Maliwanag na ang kalangitan ng sandaling iyon. Napatingin si Alex sa kanyang asawa at nakita niya sa mga mata nito ang labis pa rin na takot. Hinaplos ni Alex ang pisngi ni Lucia. "Han, huwag ka nang matakot. Malayo na tayo sa Maynila. Babalik na tayo dun sa bahay natin." Tumango naman si Lucia at hinalikan pa siya sa noo ng kanyang mister. Matapos nga ang mga kaganapan sa nagdaan na gabi ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mag-asawa. Tuluyang binitiwan ni Alex ang oportunidad na binigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid. Para sa kanya ay mas gugustuhin niya ang bumalik sila ni Lucia sa payak na pamumuhay kaysa sa buhay na malaki nga ang kanyang kinikita, pero hindi naman panatag ang kanilang mga kalooban. Bumalik nga sa pagiging payak at simple ang pamumuhay ng mag-asawa doon sa probinsya. Dahil nga sa hindi sapat ang kinikita ni Alex, ay nagdoble kayod siya para sila ay mabuhay. Bukod sa pagsasaka doon sa maisan ay pumasok si Alex sa isang katayan ng baboy doon sa palengke. Habang si Lucia naman ay nagamit ang kanyang husay sa pananahi para na rin pagkakitaan. Nagtulong silang dalawang mag-asawa sa paghahanap buhay
para sa mabubuo nilang pamilya na wala man ang malaking oportunidad sa kanilang buhay pero mas gugustuhin na nila iyon. Doon ay pinangako ni Alex sa kanyang mahal na asawa na hinding-hindi na sila babalik pa sa Maynila. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Sambit ni Lucia habang minamasahe si Alex doon sa kanilang munting tahanan. Han, kailangan ko kasing gawin yun. Para sa ating dalawa. Para sa mga magiging anak natin. Alam mo ba, sobrang kasundo ko si Tatay Dante. Sabi niya sa akin, gusto niya ako. At kapag sinundo na daw siya ng anak niya papunta sa ibang bansa, sa akin niya daw ipapatuloy yung negosyo niyang katayan ng baboy. Nagkaroon naman ng malaking ngiti sa labi ni Lucia. Matapos imasahe si Alex ay humarap na siya kay Lucia at hinawakan ang kamay nito. Han, sorry ulit ha. Sorry kung hindi ako nakinig kaagad sa'yo nung nasa Maynila pa tayo. Tumango naman si Lucia. Huwag mo nang intindihin yun, Han. Ang mahalaga naman, nandito na tayo sa probinsya. Malayo na tayo sa kapatid mo. Mas humigpit pa ang pagkakahawak ni Alex sa kamay ni Lucia. Hindi ko rin naman talaga hahayaan na maagaw ka sa akin ng kuya ko. Kahit na gano'n pa siya kayaman, alam ko na mas deserving ako na mahalin mo. Bahagyang tumawa si Lucia. Bakit? Sa tingin mo ba papatulan ko ang kapatid mo? Natawa na lang din si Alex. Alam ko naman na ako lang ang gusto mo eh. Kaya nga hindi ako makakapayag na dumapo ang kahit na daliri niya sa'yo. Hindi ako makakapayag na may ibang lalaki na umangkin sa'yo. Gusto ko, ako lang. Gusto mo rin naman, di ba? Natatawa na nakakunot ang noo ni Lucia sa mga tingin ng kanyang asawa. Ano na naman ba yung tingin na yan, Alex? Ngumiti naman ang kanyang mister. Mapagbibigyan mo ba ako ngayong gabi? Napapailing na lang si Lucia hanggang sa sinunggaban nga siya ng halik ni Alex. Natatawa naman si Lucia sa kakulitan ng kanyang asawa. Sobrang mahal ni Lucia si Alex at hindi niya ito magagawang tanggihan. Kaya sa gabing iyon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na magdamag doon sa kanilang munting tahanan. Naging maayos ang hanap buhay ni Alex doon sa katayan ng baboy. Sobrang kasundo niya si Tatay Dante na may-ari ng katayan. Kahit paano kasi ay second cousin ito ng ama ni Alex, kaya't maituturing pa rin niya itong tiyuhin. Minsan ay kasama si Alex na nag-deliver ng mga karne ng baboy doon sa isang bagong tayo na restaurant na nasa gitna mismo ng plaza. Pareng Alex, mukhang malaki itong restaurant na ito ah. Sambit ni Elton na kasama ni Alex na nag-deliver. Sumagot naman si Alex, sinabi mo pa. Kaya nga sobrang pinili namin ni Tatay Dante yung mga karne na i-deliver. Kasi hindi pipitsugin itong bagong restaurant dito sa probinsya. Ang sabi pa nga ni Tatay Dante, ito na daw ang pinakamalaking restaurant dito sa bayan. Ilang saglit pa nga lang ay lumabas na ang isang staff ng restaurant. Pinatuloy naman sina Alex doon sa kitchen area kung saan ilalagay ang mga karne na dala nila. Alex, tama ba ako? Ikaw nga ba si Alex? Ikaw ang kukuha ng bayad, di ba? Doon man na lang daw kunin sa opisina ng boss namin yung bayad para dito sa dineliver nyo. Sumunod ka na lang sa akin. Tumango na lang si Alex, pero may pagtataka sa kanyang isipan. May isang modernong gusali na nasa apat na palapag ang nasa tabi ng restaurant. Nasabi ng staff kay Alex na nandoon ang opisina ng kanilang boss. Sa pagpasok pa lang nila sa gusali ay napamanghana ng sobra si Alex. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa Maynila. Sobrang ganda kasi ng gusali. Napakamoderno nito at halatang mayaman ang nagmamay-ari. Sir Alex, pumasok na po kayo sa loob. Hinihintay na niya po kayo. Tumingin pa si Alex sa staff na may pagtataka bago siya pumasok sa pinto na tinuturo nito. Sa pagpasok ni Alex ay napatigil siya nang muli niyang makita ang kapatid niya sa ina na si Vincent. Alex, mabuti naman at nagkita ulit tayo. Ilang segundo bago nakasagot si Alex. Kuya Vincent, anong ginagawa mo dito? Seryoso naman na sumagot si Vincent. Mula pa last year, pinapapunta ko na dito ang research team ko. And we found out na magandang magtayo ng negosyo dito. Para na rin mabigyan ng trabaho ang mga taga rito. Kung gusto mo, pwede kitang ipasok na empleyado ko dito. Huminga ng malalim si Alex bago sumagot. Kuya Vincent, matapos ang ginawa mo sa asawa ko,
Sa palagay mo ba muli pa ako magtitiwala sa iyo? Lumakad palabas ng opisina ni Vincent ang kanyang kapatid na si Alex. Nang makauwi si Alex sa kanilang bahay ay kaagad niyang binalita ang pagdating ni Vincent sa kanilang probinsya. Sa palagay mo, pumunta siya dito para sundan tayo? Halata sa boses ni Lucia ang pag-aalala. Hinawakan ni Alex ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Hindi ko rin alam, pero nasabi sa akin ng assistant niya na bukod sa mga negosyo na nabili at pinatayo dito ni Kuya Vincent, bumili rin siya ng bahay dito at planong tumira dito ng matagal. Hindi nawala sa mag-asawa ang pag-aalala. Alam din kasi nila sa kanilang mga sarili na isang makapangyarihan na tao si Vincent at dahil doon ang lahat ng gugustuhin nito ay kanyang nakukuha. Gayunpaman ay handa si Alex para protektahan si Lucia mula sa lalaking labis na nagkakagusto dito. Sa paglipas ng mga araw ay talagang nanatili doon sa probinsya ang half-brother ni Alex na si Vincent. Madalas na nagtatagpo ang kanilang mga landas sa tuwing nagde-deliver si Alex ng mga karne doon sa restaurant na pagmamay-ari ni Vincent. Doon kasi mismo sa opisina ni Vincent kinukuha ni Alex ang bayad sa karne na in-order nito. Minsan ay nagtungo nga doon si Alex pero nakalak ang pinto ng opisina ni Vincent. Tila may naririnig pa siyang kakaibang ingay sa loob nito. Sa pagkatok ni Alex ay sumagot naman ang kanyang kapatid. Sandali lang, huwag ka munang papasok dito. Sa pananalita ni Vincent ay halatang natataranta ito. Nang tuluyang bumukas ang pinto ay nakita ni Alex ang dalawang babae doon sa opisina na kasama ni Vincent. Pawang mga magagandang kolehiyala ang mga ito. Medyo magulo ang buhok ng dalawang babae at pare-pareho silang medyo pawisan. Doon ay nasabi ni Alex na isang milagro ang naganap doon mismo sa loob ng opisina. Nang iabot ni Vincent ang bayad sa kanyang kapatid, aalis na sana si Alex nang muli itong magsalita. Alex, sandali lang. Alam ko na pagod ka sa trabaho. Baka gusto mo munang mag-relax katulad ng ginagawa ko. Pumili ka sa dalawang babae dito na kasama ko. Sagot ko na ang lahat. Sobrang natigilan si Alex sa kanyang narinig at hindi niya agad nagawang sumagot. Muli namang nagsalita si Vincent. Wala ka bang nagugustuhan sa kanila? Kung gusto mo, may mga kaklase pa sila na magaganda. Ipapasama kita sa kanila para makilala mo yung iba nilang kaibigan. Karen, yan ang kapatid kong si Alex. Isama niyo siya at papiliin doon sa iba niyo pang kasama. Kaagad naman na lumapit ang isang babae kay Alex. Hi Alex, halika na. Siguradong mas magugustuhan mo yung iba naming kasama. Hindi naman umalis si Alex sa kanyang kinatatayuan. At marahan niyang hinawi ang kamay ng naturang babae. Hindi ako sasama sa inyo, Kuya Vincent. Maraming salamat na lang sa gusto mong ibigay mo sa akin. Pero kailangan ko nang bumalik sa Katayan. Kaagad naman na lumakad si Alex palabas ng opisina at tinuloy ang kanyang pagtatrabaho. Sabado ng umaga ay nabulabog ang mag-asawang sina Lucia at Alex nang dumating ang mga otoridad mula sa Kapitolyo ng probinsya. Hindi makapaniwala si Alex sa sinabi ng isa sa mga abogado na humarap sa kanya. Sinabi nito na kailangang lisanin ng mag-asawa ang kanilang tirahan dahil na ipagbili na ang lupa sa isang pamilya. Kaagad naman na umalma si Alex. Sandali lang, baka po nagkakamali kayo, attorney. Bata pa lang po ako, nakatira na kami dito ng mga magulang ko. At tatay ko po mismo ang may-ari ng lupa na kinatitirikan nitong bahay naming mag-asawa. Napabuntong hininga naman ang abogado. Mr. Romero, pagmamay-ari po ng gobyerno itong lupa na ito noon pa man. Nagkataon na may iilang pamilya na ang nagtayo ng mga bahay nila dito. At marahil, isa na doon ang mga magulang mo. Kailangan niyong umalis dito bago matapos ang buwan dahil nakakasagabal itong bahay niyo sa bagong resort na itatayo dito sa probinsya. Natataranta naman si Alex na sumagot. Attorney, hindi po kami pwedeng umalis dito. Tatay ko po ang may-ari nitong lupa. Maniwala po kayo sa akin. Napakamot sa ulo ang abogado at halatang nainis. O sige, ganito na lang. May titulo ba kayo nitong lupa? Kung meron kayong maipapakita sa akin, ako mismo ang mag-aasikaso at magsasabi kay governor na hindi kayo aalis dito. Pero kung wala kayong maipapakitang dokumento, pasensyahan na lang tayo.
Tumalikod naman na ang abogado at kaagad na umalis. Tulala naman na naiwan si Alex na nakatayo sa pinto ng bahay. Ilang saglit lang ay narinig niya ang paghikbi ng kanyang asawa. Umiiyak na si Lucia ng mga oras na yon. Wala namang nagawa si Alex kundi yakapin ito. Nangako si Alex sa kanyang asawa na hindi sila mawawalan ng tirahan. Kaagad silang naghanap ng mga dokumento na nagpapatunay na ang lupang iyon ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Hindi sapat ang mga dokumento na nahanap ni Alex, kaya humingi na rin siya ng tulong sa ibang departamento doon sa Kapitolyo. Ilang araw na lumiban si Alex sa trabaho niya sa Katayan para sa paglalakad at pag-aayos ng mga dokumento. Umulan man o umaraw ay hindi sumuko si Alex na pumila at magmakaawa doon sa Kapitolyo. Pero nauwi rin sa wala ang lahat ng kanyang pagod. Hindi pa rin naging sapat ang mga dokumento na meron siya para hindi sila mapaalis ni Lucia sa kanilang munting tirahan. Isang malaking mansyon ang nabili ni Vincent doon sa probinsya, kung saan nagtayo siya ng mga bago niyang negosyo. Nandoon siya hindi lang para sa bagong pagkakakitaan. Nandoon si Vincent sa probinsya para sa isang tao na talaga namang muling bumuhay sa kanyang kasabikan. Nagpapahinga si Vincent doon sa tabi ng pool, habang apat na magagandang kababaihan ang nandoon at nagkakasiyahan habang nagsiswimming. Normal na para sa katulad ni Vincent ang magkaroon ng iba't ibang babae. Pero ang mga babaeng katulad niyon ang hinding-hindi magagawang seryosohin ng katulad niya. Kumbaga pampalipas oras na lang niya ang mga babae na kanyang nakakasama. Makakaidlip na sana si Vincent nang lumapit sa kanya ang kanyang personal assistant na si Jerry. "Sir Vincent, nandiyan na po ang kapatid niyo si Alex. Gusto niya daw po kayong makausap." Mabilis naman na inutos ni Vincent na palapitin sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi makapaniwala si Alex nang makita niya ang bagong mansyon na pagmamay-ari ng kanyang nakatatandang kapatid. Habang naglalakad siya, ay napapasuliyap siya sa mga magagarang gamit na nandoon. Hanggang sa nakita niya nga si Vincent doon sa pool area at apat na magagandang babae ang nakapaligid dito. Ngumiti si Vincent sa kanya nang makita siya nito. "Alex, anong problema?" "Sabi ni Jerry, gusto mo daw akong makausap." Saglit pa na bumulong si Vincent sa apat na kababaihan at agad itong lumayo sa kanya at muling nag-swimming. Naupo naman si Alex sa isang bakanteng upuan. Doon ay sinabi na nga ni Alex ang kanyang kailangan. Ayaw niya man sanang humingi ng tulong kay Vincent, pero wala na siyang ibang maisip na paraan. "Kuya Vincent, nakailang balik na kasi ako sa Kapitolyo, pero hindi nila ako natutulungan. Ayaw namin ni Lucia na mawala ang bahay namin sa amin." Napabuntong hininga si Vincent. "Walang problema. Ako na ang bahala sa lahat at hindi nyo na kailangan pang umalis sa bahay na yun." Napangiti naman si Alex. "Talaga Kuya Vincent? Maraming salamat talaga." Ngumiti rin si Vincent. "Tigilan mo muna yung stress na yan. Halika, samahan mo muna akong mag-enjoy." Sumipol si Vincent at agad na umahon ang apat na babae doon sa pool. "Girls, problemado kasi itong kapatid ko. Pasayahin nyo nga muna siya." Labis na natigilan si Alex nang mag-alis ng saplot sa kanilang harapan ang apat na babae at nagtatawanan pa ang mga ito. Pero hindi nagpatukso si Alex. Natawa na lang si Alex at tinanggihan ang grasya na nasa kanyang harapan. Napapailing na lang din na natatawa si Vincent nang magpaalam sa kanya si Alex at lumakad na pauwi. Muling hinarap ni Vincent ang apat na babae. "Trisha, Wendy, kayong dalawa na lang muna. Tara na muna doon sa kwarto ko." Tuwang-tuwa naman ang dalawang kababaihan nang isama sila ni Vincent doon sa kwarto at naganap na nga doon ang isang makamundong bagay na talaga namang naging normal nang gawain ng mayamang binata. Isang hapon ng Lunes ay naghahanda na si Lucia ng hapunan nilang mag-asawa. Habang nagluluto si Lucia ay nandoon naman si Alex sa likod bahay at nagpapakain ng mga alagang manok. Narinig ni Lucia ang pagpasok ni Alex sa pinto ng bahay. "Han, saglit na lang ito ha. Malapit nang maluto itong sinabawan." Naramdaman niyang lumapit sa likuran niya si Alex. Humawak ito sa kanyang bewang at bahagyang inamoy ang kanyang batok. Nagpipigil naman ng tawa si Lucia. "Alex, ano ka ba naman? Mamaya na yan. Paano ako matatapos nito sa ginagawa ko?
alam ko nagugutom ka na. Hanggang sa sumagot ang nasa kanyang likuran. Mas nagugutom ako sa iyo, Lucia. Natigilan si Lucia nang marinig niya ang boses ng lalaking nasa kanyang likuran. Doon ay nasisiguro niyang hindi ang kanyang asawa ang yumakap sa kanya. Sa paglingon ni Lucia ay tumigil ang mundo niya sa kanyang nakita. Habang abala si Alex sa pagpapakain ng mga alagang manok, ay narinig niya ang malakas na tili ng asawa niya sa loob ng bahay. Dali-dali naman na nagtungo doon si Alex para alamin ang nangyayari. Han, anong problema? Natatarantang tanong ni Alex. Mabilis na nagtago si Lucia sa likuran ni Alex at nakita nga ni Alex na nandoon sa kanilang bahay ang nakatatanda niyang kapatid na si Vincent. Malaki ang ngiti nito sa kanilang mag-asawa. Alex, masyado naman magugulatin yung asawa mo. Ako lang naman ang dumating. Nagsalita naman ng mahina si Lucia pero dinig pa rin ito ni Vincent. Alex, paalisin mo na siya. Ayokong nandito siya sa bahay natin. Natawa naman si Vincent na napapailing. Alex, paano ba ito? Paano ko kayo matutulungan kung hindi naman pala handa ang asawa mo na patuloyin ako dito sa bahay niyo? Nagbuntong hininga si Alex at hinarap ang kanyang asawa. Lucia, si Kuya Vincent magtutulong sa atin para hindi tayo mapaalis dito sa bahay natin. Napatigil si Lucia at saglit na napatingin kay Vincent. Ngumiti pa ito sa kanya. Doon ay wala naman nang nagawa si Lucia kundi tanggapin si Vincent kahit pa na matinding takot ang nararamdaman niya sa naturang binata. Sabay-sabay na naghapunan ang tatlo doon sa munting tahanan ng mag-asawa. Tumingin ng nakangiti si Vincent kay Lucia. Lucia, masarap ka pala talagang magluto. Napatingin si Lucia sa kanyang asawa at sa ilalim ng mesa ay mahigpit na hinawakan ni Alex ang kamay ng kanyang mahal na asawa. Ilang segundo na nagkaroon ng katahimikan bago ito basagin ni Alex. Kuya Vincent, maraming salamat pala sa gagawin mong pagtulong sa amin. Sa totoo lang, nahihiya na ako sa iyo. Hindi ko lang din kasi talaga maintindihan kung paanong nangyari na naging pagmamay-ari ng gobyerno itong lupa namin. Alam ko na pinamana pa ito kay Papa ng lolo ko. Pinaghati-hatian nilang magkakapatid at itong kinatitirikan ng bahay namin ang parte ni Papa. Sumagot naman si Vincent. Alex, wag mo nang masyadong intindihin yun. Nandito ako para tulungan kayong mag-asawa. Nagkatinginan sina Alex at Lucia at parehong nagkaroon ng ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa muling nagsalita si Vincent. Pero may gusto lang akong sabihin sa inyo. Alam naman natin na hindi madaling kitain ng pera. Malaking pera ang kailangan kong ilabas para lang hindi kayo mapaalis dito sa bahay nyo. At ang perang gagamitin natin ay pinaghirapan ko. Sumagot naman si Alex. Huwag kang mag-alala, Kuya Vincent. Handa akong bayaran kahit paunti-unti ang magagastos mo sa pagtulong mo sa amin. Seryosong tumingin si Vincent sa kanyang kapatid. Aabuti ng 200,000 ang ilalabas kong pera para tulungan kayo. Mababayaran mo ba yun, Alex? Napatigil si Alex sa sinabi ng mayamang binata. Maging siya ay hindi niya alam kung paano iyon mababayaran. Tinuloy ni Vincent ang kanyang sinasabi. Kahit yata magtrabaho ka ng ilang taon, hindi mo ako magagawang bayaran, Alex. Napabuntong hininga naman si Alex. Kuya Vincent, handa akong magsilbi sa negosyo mo kahit walang bayad. Sumagot naman si Vincent. Hindi na, Alex. Hindi mo na ako kailangan pang bayaran. Nagkaroon ng pagtataka sa isipan ng mag-asawa. Muling nagsalita si Vincent. Ganito na lang. Wala kayong babayaran kahit 5 kusing sa akin. Hindi kayo mapapalayas dito. Pero, sasama sa akin ng 1 buong gabi ang asawa mo. Labis na natigilan sina Alex at Lucia sa sinabi ng mayamang binata. Kuya Vincent, anong ibig mong sabihin? Ngumiti sa kanila si Vincent. Tutulong ako sa inyo. Bukod doon, bibigyan ko kayo ng 2,000,000 piso para makapagsimula kayo ng negosyo. Ang kapalit, 1 gabi sa akin ang asawa mo. 1 mainit na gabi at magdamag na kaligayahan para sa akin kasama si Lucia. Ilang segundo na natahimik si Alex. Napakuyom ang kanyang mga kamao dahil sa kanyang narinig. Muling nagtanong si Vincent. Alex, 1 gabi lang kapalit ng 2,000,000 piso. Hindi na natapos ni Vincent ang kanyang sinasabi nang magsalita si Alex.
Kuya Vincent. Umalis ka na. Hinawakan naman ni Lucia ang kamay ni Alex para tulungan ito sa pagtitimpi. Matindi ang galit ni Alex ng sandaling iyon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At lalong hindi ko kailangan ng pera mo. Umalis ka na. Nagbuntong hininga si Vincent. Sinunod din naman niya ang utos ni Alex at umalis na siya sa tahanan ng mag-asawa. Hanggang sa pagtulog ay hindi pa rin makapaniwala si Alex sa hinihinging kondisyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Mahigpit na nakayakap sa kanyang braso si Lucia. Nang magtama ang kanilang mga mata ay ramdam ang lungkot sa kanilang pagkatao. Hinalikan ni Alex si Lucia sa noo at yumakap naman sa kanya ng mahigpit si Lucia. Dahil nga sa hindi inaasahan ni Alex ang tulong na gustong ipaabot ni Vincent, ay muli siyang gumawa ng sariling paraan para hindi sila mapaalis ni Lucia sa kanilang tahanan. Nagpabalik-balik si Alex sa kapitolyo ng probinsya para maghanap ng mga dokumento na nagpapatunay na sila ang totoong nagmamay-ari ng lupa na pinamana sa kanya ng kanyang yumaong tatay. Mr. Romero, 2 linggo na po kami naghahanap ng mga dokumento na pinapahanap nyo. Pero wala po kaming nakikita, sabi ng isang staff doon sa kapitolyo. Sumagot naman si Alex. Baka po nakaligtaan nyo lang, pakiusap. Hindi kami pwedeng umalis doon sa bahay namin. Wala naman kaming ibang malilipatan. Maawa naman po kayo sa amin. Napakamot sa ulo ang staff at halatang naiinis na dahil sa kakulitan ni Alex. Mr. Romero, wala po akong magagawa. Kung hindi nyo po talaga pagmamay-ari ang lupa na yun, kailangan nyo po talagang umalis doon. Sige na po, makakaalis na po kayo. Napabuntong hininga si Alex na natili siyang nakaupo doon sa kanyang kinauupuan at marami ang gumugulo sa kanyang isipan. Muli namang nagsalita ang staff na kaharap niya. Mr. Romero, makakaalis na po kayo. Huwag nyo na pong hintayin na magpatawag ako ng security guard. Wala naman nang nagawa si Alex kaya lumakad na siya paalis. Nang sumapit ang katapusan ng buwan ay bigo pa rin si Alex na makakuha ng mga dokumento na nagpapatunay na siya ang nagmamay-ari ng lupa. Dahil doon ay tuluyan na ngang napaalis ang mag-asawa sa kanilang munting tahanan. Ang titudante ni Alex na may-ari ng katayan ang naging takbuhan ng mag-asawa. Pinatuloy sila nito sa isang munting kubo na dating pahingahan ng mga tao doon sa katayan. Maliit lang ito at pwede nang maihambing sa kulungan ng baboy. Pero tiniis ito ng mag-asawa kaysa naman sa magpalaboy-laboy sila sa kalsada. Isang gabi matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan ng mag-asawa ay nakayakap si Lucia sa braso ng kanyang mister habang sila ay nakahiga sa kama. Natatawa silang pareho matapos ang kanilang ginawa. Han, biruin mo? Sa liit nitong tinitirhan natin, nagawa pa rin natin magpakaligaya. Natatawang sabi ni Alex. Natawa na lang din si Lucia. Ang kinakatakot ko lang, wala naman tayong maayos na pinto dito sa kubo. Paano na lang kung pumasok si Tatay Dante dito at naabutan niya tayo sa ginagawa natin? Doon ay lalo pang tumawa si Alex. Hayaan mo, sa susunod bago natin ulit gawin to, magpapaalam ako sa kanya para hindi niya tayo istorbohin. Marahang kinurot ni Lucia ang kanyang mister. Tumigil ka nga, Alex. Nakakahiya naman kung ipapaalam pa natin sa kanya bago natin gawin yun. Baka mamaya silipan niya pa tayo. Pareho silang tumawa hanggang sa napatingin si Lucia kay Alex at nakita niya itong seryosong nakatingin sa kanya. Bakit, Alex? May problema ba? Matipid na ngumiti si Alex at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Patawarin mo ko, Lucia. Alam ko na hindi ito ang buhay na pinangako ko sa iyo noong nililigawan pa lang kita. Patawarin mo ko kung ganito ang nararanasan mo dahil isang hamak lang ang pinakasalan mo. Nagbuntong hininga si Lucia. Alex, huwag mong sabihin ang bagay na yan. Kasi kahit naman na maghirap tayo ng sobra, masaya pa rin ako kasi alam kong mahal mo ako ng sobra. Sa sinabi ni Lucia ay niyakap siya ni Alex ng mahigpit. Nagpatuloy ang pagtitiis ng mag-asawa sa pagtira sa isang maliit na barong-barong doon sa katayan. Sa kabila niyon ay nangako si Alex na magsisikap pa rin siya
at tuluyan ring matatapos ang kalbaryo na kanilang nararanasan. Tiniis nila ang matinding init sa tanghali at ang matinding lamig naman sa pagsapit ng gabi, hanggang sa isang bagyo ang dumaan sa kanilang probinsya. Sa lakas ng hangin ng gabing iyon ay tinangay na nga ang ilang parte ng kanilang barong-barong. Basang-basa na ang mag-asawa ng sandaling iyon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Maging ang mga gamit nila ay tuluyan na ring nabasa. May maliit na parte doon sa kanilang tinitirhan ang maaari na lang masilungan. Doon ay pinasilong na ni Alex ang kanyang asawa. "Lucia, sige na. Ikaw na ang sumilong dito." Sumunod rin naman si Lucia sa sinabi ni Alex. Doon sa maliit na parte ay sumilong si Lucia pero hindi na magagawa pang magkasya doon ni Alex. "Alex, paano ikaw?" Hinawakan ni Alex ang kamay ni Lucia. "Han, wag mo na muna akong intindihin. Sige na, matulog ka na." Madilim at malamig ng sandaling iyon, pero ramdam ni Lucia ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pisngi habang pinagmamasdan ang giniginaw niyang asawa. Labis na awa ang nararamdaman niya para kay Alex. Gustuhin niya man na si Alex na lang ang pasilungin doon sa parting hindi nababasa ng ulan, pero alam niyang hindi rin papayag ang kanyang mahal na asawa. Kinabukasan niyon ay binibilad na nga ni Alex sa araw ang lahat ng gamit nilang nabasa, habang si Lucia naman ay nililinisan ang loob ng kanilang barong-barong. Sa pagpasok ni Alex sa loob ng kanilang tinitirhan, ay nakita niyang nakaupo sa sulok si Lucia at tulala. Nilapitan niya ito at tinabihan. "Han, okay ka lang ba?" Umiling si Lucia bilang sagot. "Alex, nahihirapan na ako. Nahihirapan na akong makita na ganito tayo." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alex. "Hayaan mo, gagawa ako ng paraan." Sumagot naman si Lucia. "Matagal mo nang sinasabi sa akin yan, Alex. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay natin." Napatingin si Alex sa kanyang asawa. "Nawawalan ka na ba ng tiwala sa akin, Lucia?" Pumatak ang mga luha ni Lucia. "Hindi naman sa ganun, Alex. Pero kahit anong kayod naman natin, alam naman natin na hindi naman natin mararanasan yung kaginhawaan na hinahangad natin. Alex, mahal na mahal kita. At hindi ko na rin kasi makaya na nahihirapan ka ng sobra para sa akin. Hindi ko na kaya pang makita ang mga sakripisyo mo." Tumingin ng seryoso si Lucia sa kanyang asawa. "Alex, lumapit na tayo sa kuya mo. Pumapayag na ako sa gustong mangyari ni Vincent." Sobrang natigilan si Alex sa kanyang narinig. "Han, ano bang sinasabi mo? Sa palagay mo, papayag ako na gawan ka ng kahalayan ng kuya ko para lang maging maayos ang buhay natin?" Pinahid ni Lucia ang kanyang mga luha. "Alex, isang gabi lang yun. Isang gabi na pwede nating kalimutan. Pero yung kapalit ng gabing yun, kaginhawaan para sa atin habang buhay. 2,000,000 piso, Alex. Malaking halaga para makatakas tayo sa kahirapan. Para matapad ang mga pangarap natin. Para mabigyan natin ng maayos na buhay ang magiging mga anak natin. Alex, hindi lang ito para sa akin. Handa akong gawin para sa iyo. Para sa mabubuo nating pamilya." Hindi na rin napigilan pa ni Alex ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya gusto ang ideya ni Lucia, pero alam niya sa kanyang sarili na may punto ang lahat ng sinabi ng kanyang asawa. Isang gabi kapalit ng isang maganda at maayos na buhay. Isang bangungot na magdudulot para sila ay magkaroon ng maayos na pamilya. Matindi ang pag-iyak ni Alex nang halikan niya sa labi ang kanyang asawa. Masakit man para sa kanya pero pumayag siya. Pumayag siya na isang gabi niyang ipapahiram si Lucia sa kanyang nakatatandang kapatid. Labis na kasabikan ang namutawi sa mayamang binata na si Vincent. Nang sa wakas ay pumayag rin ang mag-asawa sa kapalit na hinihiling niya. "Pumapayag na ako. Basta tutulungan mo kami ni Alex na mabalik sa amin ang bahay namin. Pati na rin yung 2,000,000 piso na pinangako mo. Isang gabi, sasama ako sa iyo at handang gawin ang lahat ng gustuhin mo."
sambit ni Lucia. Bahagyang tumawa si Vincent. Ang lahat ng sinabi kong kapalit, tutuparin ko. Ni minsan hindi ko naging problema ang pera. Mababalik sa inyo ang bahay at lupa nyo. At magkakaroon kayo ng 2 milyong piso. Nang sandaling iyon ay naging tahimik lang si Alex. Hindi niya nagawang magsalita sa pag-uusap na naganap sa kanilang tatlo. Tila hindi niya makayanan marinig ang pag-uusap at mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng kanyang mahal na asawa. Muling nagsalita si Vincent. Alex, sa Biyernes ng gabi, dalhin mo sa akin doon sa opisina ko ang asawa mo. Doon mo siya sa akin iwanan. At sa Sabado ng umaga, doon ko rin siya mismo ibabalik sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi nagawang sumagot ni Alex. Nanatili siyang tahimik pero narinig niya ang lahat ng sinabi ni Vincent. Tumingin sa kanya si Lucia at nangungusap ang mga mata nito. Doon lang ginawang magsalita ng nasasaktan na si Alex. Isang gabi lang Kuya Vincent. Hanggang doon lang. Matapos ang gabing yun, tapos na rin ang lahat. Gusto kong lumayo ka na sa amin. Kalimutan mo na si Lucia. Kalimutan mo na rin na magkapatid tayo. Ang gusto ko, umalis ka na sa buhay naming mag-asawa. Ilang segundo bago sumagot ni Vincent, kung yan ang gusto mo Alex, susundin ko. Matapos niyon ay naging tahimik pa rin si Alex hanggang sa makauwi sila sa kanilang barong-barong. Sobrang naiintindihan naman ito ni Lucia. Mahigpit silang magkayakap na natulog at ramdam nila ang takot at lungkot na nananaig sa kanilang pareho. Biyernes ng gabi nang ihatid nga ni Alex si Lucia doon sa opisina ni Vincent sa probinsya. Tahimik lang ang dalawa at walang nagaganap na pag-uusap sa pagitan nila. Bago pumasok sa loob ng gusali, ay sakalang nagawang kausapin ni Alex ang mahal niyang asawa. Binigay ni Alex ang isang phone kay Lucia. Alex, para saan ito? Tanong ni Lucia. Sumagot naman ang kanyang asawa. Hiniram ko itong phone sa anak ni Tatay Dante. Magagamit mo ito, Lucia. Tawagan mo lang ako kung magkaroon ng problema. Hindi nagawang sumagot ni Lucia. Bagkos ay umakap siya ng mahigpit kay Alex. Inangat naman ni Alex ang mukha niya at tinitigan siya nito sa mata. Bukas ng umaga, dito din kita mismo susunduin. Pumatak ang mga luha ni Alex at agad itong pinahid ni Lucia. Pero maging siya ay hindi napigilan ang damdamin at dumaloy din ang luha mula sa dalawa niyang mata. Bukas ng umaga, magkikita tayo dito. At sa umagang yun, tapos na ang lahat Alex. Tapos na ang paghihirap natin. Kakalimutan natin ang lahat ng nangyari. At mamumuhay tayo ng masaya at mapayapa. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Diba? Gusto mo tatlo ang magiging anak natin? 2 lalaki tapos 1 unika iha. Matutupad na ang lahat ng yon, Alex. Kaunting tiis lang. 1 gabi lang. Nagyakap sila ng mahigpit habang parehong umiiyak. Hanggang sa lumabas na nga ng gusali si Vincent. Alex, Lucia. Lumingon ang mag-asawa sa mayamang binata. Huminga ng malalim si Vincent at lumakad palapit kay Lucia. Lucia, tara na. Oras na. Nang hawakan ni Vincent ang kamay ni Lucia ay hindi naman bumitiw sa isa pang kamay si Alex. Tumingin ng seryoso si Vincent sa kanyang nakababatang kapatid. Napabuntong hininga si Alex at wala nang nagawa kundi bitiwan ang kamay ni Lucia. Sa sandaling iyon ay tuluyan niyang pinaubaya kay Vincent ang mahal niyang asawa. Hawak ni Vincent ang kamay ni Lucia nang sumakay sila sa isang magarang sasakyan. Wala na nga talagang nagawa si Alex kundi sundan ng tingin si Lucia na palayo sa kanya. Naglakad lang si Alex pauwi sa barong-barong doon sa katayan. Halata ang matinding pagkabalisa sa kanyang pagkatao. Alam niyang mali ang naging desisyon nila ni Lucia, pero wala na silang magagawa. Biktima sila ng kahirapan. Biktima sila ng magulong mundo at biktima sila ng mga sakim na tao. Sa kasagsagan ng paglalakad ni Alex ay tumigil siya at napaupo sa isang tabi.
pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang pagkatao dahil sa mga kaganapan sa kanilang buhay. Sobrang mahal na mahal niya si Lucia. At sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa, ay nagawa nga nilang magsakripisyo. Isang bagay na dapat nilang kalimutan, pero alam nilang hindi iyon magiging madali na mawala sa kanilang isipan. Habang nakaupo sa tabi ng kalsada si Alex ay tulala lang siya. Inaalala niya ang mga sandali na nagkakilala sila ni Lucia. Ang mga sandali na una niya itong nakita doon sa bakery kung saan sila parehong nagtatrabaho. Sariwang sariwa sa kanyang isipan ang mga sandali ng ligawan niya ito at ang araw na nakuha niya mula sa kanyang asawa ang matamis na oo. Sa kasagsagan ng pagiging tulala ni Alex ay isang bridal car ang dumaan sa kanyang harapan at nakita niya sa loob nito ang bagong kasal na mag-asawa. Masaya ang mga ito at malaki ang ngiti sa kanilang mga labi. Katulad ng mga kaganapan ng ikasal sila ni Lucia. Ang kasal kung saan ay binitiwan nila ang mga pangako sa isa't isa. Ang pangako na sa hirap at ginhawa ay hindi sila bibitiw at magmamahalan habang buhay. Nagkaroon ng pagkataranta sa katauhan ni Alex. Kaagad siyang tumayo at mabilis siyang tumakbo patungo sa mansyon na pagmamayari ni Vincent doon sa probinsya. Malakas niyang dinabog ang gate ng bahay. Lucia, lumabas ka. Kuya Vincent, palabasin mo ang asawa ko. Hindi ko na itutuloy itong plano. Sayong-sayo na ang 2 milyon mo. Ibalik mo lang ang asawa ko. Nang walang nagbubukas ng gate ay binato-bato pa ito ni Alex. Kuya Vincent, palabasin mo ang asawa ko. Lucia, lumabas ka dyan. Hanggang sa lumabas ang pinsan at business partner ni Vincent na si Fred, mabilis itong nilapitan ni Alex. Kuya Fred, nasaan si Kuya Vincent? Kasama niya kasi si Lucia. Kukunin ko lang ang asawa ko sa kanya. Nagbuntong hininga si Fred. Alex, wala dito si Vincent. Kumunot ang noo ni Alex. Kuya Fred, anong ibig mong sabihin? Ilang segundo bago nagawang sumagot ni Fred. Pumunta ng Maynila ang kuya mo at sinama niya si Lucia. Labis na natigilan si Alex sa kanyang nalaman. Napaupo siya sa isang tabi at doon ay bumuhos ang kanyang luha. Nilapitan pa siya ng security guard sa bahay ni Vincent. Sir, bawal pong tumambay dito sa harap ng bahay. Umalis na po kayo. Nagsalita naman si Fred. Guard, hayaan mo na muna siya. Kapatid siya ni Vincent. Sa sandaling iyon ay hinayaan na nila si Alex na humahagulgol sa pag-iyak. Halos buong gabi na lumuluha si Alex sa labas ng bahay ng kanyang nakatatandang kapatid. Parabang dinudurog ang kanyang puso dahil alam niya na sa sandaling iyon ay nagaganap na ang isang bagay sa paghitan ng kanyang kuya Vincent at ni Lucia. Sinama ni Vincent si Lucia sa isang mamahaling hotel doon sa Maynila. Tahimik si Lucia habang kasabay na kumakain si Vincent hanggang sa magsalita si Vincent. Nagustuhan mo ba yung pagkain? Napatingin si Lucia kay Vincent at tumango siya. Bakit kailangan pa natin na magpunta dito sa Maynila? Bakit hindi na lang natin gawin ang gusto mo doon sa bahay mo sa probinsya? Ngumiti naman si Vincent. Mas malaya tayo dito, Lucia. Ngayong gabi, sa akin ka. At mas ramdam ko yun kung malayo tayong dalawa sa asawa mo. Napabuntong hininga si Lucia at hindi na niya nagawang sumagot. Sa sandaling iyon ay si Alex ang nasa kanyang isipan. Iniisip niya kung nasaan na ito at ano ang ginagawa nito ng mga oras na yon. Pero para kay Lucia ay wala nang atrasan pa. Ang nasa isip niya ay isang gabing sakripisyo at magkakaroon na sila ng maginhawang buhay ng kanyang asawa. Doon sa kwarto sa hotel ay inutusan na nga ni Vincent si Lucia na maligo doon sa banyo. Hindi pa kaagad sumunod si Lucia. Anong gusto mo? Sabayan pa kitang maligo? Nakangiting sabi ni Vincent. Huminga ng malalim si Lucia at sinunod na rin ang utos ng mayamang binata. Naligo si Lucia at lumabas siya ng banyo nang nakatapis lang ng tuwalya. Iyon kasi ang isa pang utos sa kanya ni Vincent. Sa paglabas niya ng banyo ay nakita niyang nakahiga lang sa kama si Vincent. Ngumiti ito sa kanya habang nakatitig sa kanya ng seryoso. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito, Lucia. Nagtaas baba ang tingin ni Vincent kay Lucia
Napabuntong hininga si Lucia. Simulan na natin to, Vincent. Para matapos na ang gusto mo. Para oras na matapos na ang gusto mo. Ang gusto naman namin ng asawa ko ang masusunod. Pagkatapos ng gabing ito, lulubayan mo na kami mag-asawa. Tumawa ng malakas si Vincent. Hindi ito tumigil hanggang sa inalis ni Lucia ang nakatapis sa kanyang tuwalya. At doon lang tuluyang napatigil sa pagtawa si Vincent. Malalim ang paghinga ni Vincent nang lumapit na nga sa kanya ang magandang asawa ni Alex. At sa mga oras na yon ay naganap na nga ang matagal nang hinahangad ni Vincent. Tuluyan na ngang naganap ang isang bagay na magbibigay ng magandang buhay sa mag-asawang sina Alex at Lucia. Labis na sinulit ni Vincent ang gabi na kasama niya ang babaeng nagbibigay kasabikan sa kanya. Ang bawat sulok ng hotel ay may naganap sa kanila ni Lucia. Doon sa banyo, sa bathtub at maging sa lapag ay naganap ang bagay na matagal nang pinapangarap ng mayamang binata. Sabado ng umaga nang makabalik sina Vincent at Lucia doon sa probinsya. Bago pa makapasok sa loob ng mansyon ang van na kanilang sinasakyan, ay nakita na ni Lucia si Alex na nakaupo sa isang tabi doon sa labas ng bahay. Nakatungo itong natutulog sa kanyang tuhod. "Vincent, dito na lang ako." Nang huminto ang van ay kaagad na rin bumaba si Lucia. Mahimbing ang tulog ni Alex nang maramdaman niyang may tumatapik sa kanya. Sa pag-angat ng mga mata ni Alex ay bahagya siyang nasilaw sa liwanag ng araw. Naaninag niya rin ang isang babae na nakatayo sa kanyang harapan at nagsalita pa ito. "Alex, umuwi na tayo." Ilang segundo bago naging malinaw ang paningin ni Alex at nakita niya ang mukha ng mahal niyang asawa. "Lucia?" Kaagad na tumayo si Alex at niyakap ng mahigpit ang babaeng pinakamamahal niya. Sa araw din na iyon ay nakabalik na nga ang mag-asawa sa kanilang munting tahanan. Sa tulong ng impluensya ni Vincent ay kaagad na naibalik sa pangalan ng mag-asawa ang kanilang bahay at lupa doon sa probinsya. Nasabi din ni Vincent sa mag-asawa na isang bank account ang nakapangalan sa kanila at doon ay nakadeposito na nga ang 2,000,000 piso na pinangako ng mayamang binata. Habang magkayakap ang mag-asawa doon sa isang upuan na gawa sa kawayan, ay natanong ni Lucia si Alex. "Anong plano natin sa 2,000,000, Alex?" Napabuntong hininga si Alex. "Hindi ko rin pa alam sa ngayon. Ang mahalaga na muna sa akin. Nabalik na tayo dito sa bahay. Siguro, mas magandang hayaan lang muna natin na may pera tayo sa bangko para sa magiging anak natin. Tapos, pwede rin natin kunin ang ilang porsyento doon para makapagpatayo tayo ng magandang negosyo." Napangiti naman si Lucia. "Magandang ideya nga yun, Han. Payag ako sa lahat ng gusto mo." Hindi naman na nagsalita pa si Alex. Nang tingnan ito ni Lucia ay nakita niyang tulala ito at nakatingin sa kawalan. Ang buong akala ni Lucia ay magiging masaya na sila ng kanyang asawa. Ang buong akala niya ay magiging maayos na ang lahat sa kanilang dalawa. Pero hindi niya akalain na haharapin nila ang susukat sa tatag ng kanilang pagmamahalan. Naging malamig ang trato sa kanya ni Alex matapos ang mga kaganapan. Sa tuwing ginagawa nila sa gabi ang isang bagay, ay hindi naramdam ni Lucia ang pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay ginagawa na lang nila iyon dahil responsibilidad iyon ni Alex bilang sila ay mag-asawa. Nang mga sumunod na araw ay madalas pa ngang nakikita ni Lucia na tulala ang kanyang asawa. Naisip niya na marahil ay sariwa pa sa isipan nito ang kanilang pinagdaanan. Labis rin na napansin ni Lucia na matapos ang isang gabing sakripisyo, ay unti-unting nag-iba ang trato sa kanya ni Alex. Halos sunod-sunod na gabi din itong nag-iinom at halatang problemado. Kapag tinatanong naman ito ni Lucia, ay sinasabi nito na wala siyang problema. Ramdam na ramdam ni Lucia ang malamig na trato sa kanya ni Alex. Noong una ay hindi ito pinapansin ni Lucia at palihim na lang siyang iiyak sa gabi habang tulog ang kanyang asawa. Hanggang sa dumating ang gabi na kinumpronta na niya ang kanyang mister. Mahimbing ang tulog ni Lucia at nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi ay napansin niyang wala sa tabi niya ang kanyang asawa. Bumangon si Lucia at nakita niya si Alex sa labas ng bahay na nag-iinom mag-isa. Halatang marami na itong nainom. "Alex, gabi na nagiinom ka pa dito."
sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema? Walang gana naman na sumagot si Alex. Pwede ba, Lucia? Hayaan mo na muna ako. Pumasok ka na dun sa loob at matulog. Hindi ko kailangan na makakasama. Hindi naman sinunod ni Lucia ang sinabi ni Alex. Mula nang sumama ako kay Vincent, naging ganyan na ang trato mo sa akin. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Alex? Tumingin ng seryoso si Alex sa kanyang asawa. Gusto mo ba talagang malaman? Nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko na may ibang lalaki ang nakakuha sa'yo. Ang pinakamasakit doon, kapatid ko pa mismo. Pakiramdam ko, ang dumi-dumi mo ng babae, Lucia. Pumatak ang luha ni Lucia. Ganun na ba talaga ang tingin mo sa akin, Alex? Sana bago mo sinabi sa akin yan, naisip mo na para sa atin din kung bakit ko ginawa ang bagay na yun. Sana maisip mo man lang ang sakripisyo na ginawa ko. Bahagyang tumawa si Alex. Sakripisyo? O baka naman talagang gusto mo lang sumama sa kuya ko. Kasi gusto mo ng pera. Kasi malaki ang ambisyon mo sa buhay. Baka hindi pa sapat yung 2,000,000 piso na nakuha natin. Pwede kang sumama sa kanya kung gusto mo. Sa galit ni Lucia ay nasampal niya si Alex. Matindi ang pag-iyak ni Lucia nang pumasok siya sa loob ng bahay. Hindi siya makapaniwala sa mga masasakit na salitang lumabas sa bibig ng mahal niyang asawa. Nagpatuloy ang madalas na paglalasing ni Alex. Dahil doon ay nagtuloy-tuloy din ang madalas nilang pagtatalo sa ilang mga bagay. Madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa ang mga naganap sa pagitan ni Vincent at ni Lucia. Hindi naiiwasan ni Alex ang makaramdam ng pagsisisi at matinding selo sa tuwing naiisip niya si Vincent. Para bang isang malaking bangungot sa kanyang buhay ang naging sakripisyo nila para lang maibalik sa kanila ang lupain na kanilang tinitirhan. Sa paglipas ng mga araw ay lalo pa ngang tumindi ang kanilang pagtatalo at umabot na nga sa punto na nasaktan ng pisikal ni Alex si Lucia. Hapon pa lang ng araw na iyon ay lasing na si Alex. Ilang oras siyang naghihintay kay Lucia na nagsabing mamimili lang sa palengke. Alas 6 na ng gabi na makauwi ng bahay si Lucia. Kaagad siyang sinalubong ng lasing na si Alex. Talaga bang 3 oras kung mamili ka doon sa palengke? Tiningnan ni Lucia ng seryoso ang kanyang asawa. Pwede ba, bago mo ako tanungin ng ganyan, ayusin mo muna ang sarili mo? Nang mga oras na yon ay magulo ang kanilang bahay at nagkalat pa ang mga bote ng alak sa lapag at sa mesa. Lalakad na sana si Lucia papunta sa kusina nang hawakan siya sa braso ni Alex. Tinatanong kita, saan ka ba nang galing? Nakipagkita ka ba kay Kuya Vincent kaya ginabi ka ng uwi? Tinulak ni Lucia si Alex. Bitiwan mo nga ako, Alex. Tigilan mo na mga paghihinala mo ng ganyan. Ako ang nagsakripisyo para sa lahat. Hindi ka pa ba masaya? May 2,000,000 piso ka na. Nakapagtaas na din ng boses si Alex. Sayong-sayo na ang 2,000,000 mo, Lucia. Kahit kunting kusing, hindi ako kukuha sa pera na nakuha mo sa pagpapagamit mo sa ibang lalaki. Bakit hindi mo aminin sa akin na nag-enjoy ka rin naman sa ginawa niyo ng kuya ko? Tiningnan ni Lucia ng seryoso si Alex. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Oo. Nag-enjoy ako sa gabi na kasama ko si Vincent. Hanggang sa nasampal nga ni Alex si Lucia. Sa galit ni Alex ay nagwala pa siya. Ilang gamit nila ang nasira ng ipagbabato ito ni Alex. Napaupo na lang si Lucia at doon ay humagulgol siya sa pag-iyak. Sa gabi ding iyon ay hindi na nakayanan pa ni Lucia ang pagtitiis niya na makasama ang lasenggo niyang asawa. Hating gabi ay nag-impake ng mga gamit si Lucia at nagdesisyon siyang iwanan na ang kanyang asawa. Bago siya lumabas ng bahay ay nakita niya pa si Alex na nakahiga sa sofa na gawa sa kawayan. Lasing na lasing ito at malalim na ang tulog nito. Habang pinagmamasdan ito ni Lucia ay pumatak ang kanyang mga luha. Pero hindi siya nagpadala sa kanyang emosyon. Huminga siya ng malalim at lumakad na siya paalis bit-bit ang bigat na kanyang nararamdaman. Masakit para sa kanya ang iwanan si Alex. Sobrang mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Pero tila tuluyang naglaho ang matamis na pagmamahalan sa kanilang tahanan. Hindi siya makapaniwala na ang dating masaya nilang pagsasama
ay sisirain lamang ng isang gabi. Isang gabi na napuno ng kahalayan at malaking pagsasakripisyo. Sa gabing iyon ay hindi alam ni Lucia kung saan siya magpupunta. Bumuhos pa ang malakas na ulan at sobra na siyang nanghihina. Sa gitna ng kalsada ay tumumba ang nanghihinang si Lucia. Maswerte siya dahil noon pa man ay may mga mata nang nagmamasid sa kanya. Mga mata na handang tumulong sa kanya anuman ang kanyang kahinatnan. Ito ay walang iba kundi si Vincent. Si Vincent na naging dahilan rin para masira ang buhay nilang mag-asawa. Kinabukasan ng umaga ay nagulat si Lucia nang makita niyang nakahiga siya sa isang malambot na kama. May pagtataka sa kanyang isipan kung nasaan man siya at kung sino ang taong tumulong sa kanya matapos siyang himatayin sa gitna ng madilim na kalsada. Hanggang sa pumasok doon sa kwarto si Vincent at saka lang napagtanto ni Lucia ang kanyang kinaroroonan. "Vincent, bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito sa bahay mo?" Nagbuntong hininga si Vincent at naupo siya sa gilid ng kama. "Hinimatay ka kagabi. Alam ko na nangako akong hindi ko na kayo guguluhin pang mag-asawa. Pero hindi naman kita pwedeng pabayaan sa kalagayan mo kagabi. Kumain ka na muna. Kailangan mo rin magpahinga dahil siguradong hindi pa nakaka-recover ang katawan mo sa pagod." Mabilis naman na bumangon si Lucia. "Vincent, hindi dapat ako nandito." Bago pa makalabas ng kwarto si Lucia, ay nagtanong naman ang mayamang binata. "Kung hindi ka dapat nandito, nasaan ka dapat? Dala mo ang lahat ng mga gamit mo, Lucia. Ano ba ang nangyari? Nag-away ba kayo ng kapatid ko?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lucia. "Nakipaghiwalay na ako kay Alex. Hindi na maganda ang pagsasama naming mag-asawa." Natigilan naman si Vincent sa kanyang nalaman hanggang sa narinig nila ang isang lalaking nagwawala sa labas ng bahay. Hindi maaaring magkamali sina Vincent at Lucia. Alam nila na si Alex ang lalaking nagwawala. "Kuya Vincent, alam kong nandyan si Lucia. Palabasin mo dyan ang asawa ko. Lucia, lumabas ka dito. Mag-usap tayo." Tiningnan ni Vincent ng seryoso si Lucia. "Gusto mo bang harapin si Alex?" Ilang segundo bago sumagot si Lucia. Umiling siya. Hindi niya gustong makausap ang kanyang asawa. Tumayo naman si Vincent at inutos sa kanyang mga tauhan na paalisin si Alex. Sa huling sandali ay patuloy na nagwawala si Alex sa labas ng bahay at tila walang planong tumigil hanggat hindi niya nakikita ang kanyang asawa. Kaya nagawa na itong harapin ni Vincent. "Kuya Vincent, alam kong nandyan si Lucia. Palabasin mo siya. Kailangan namin mag-usap ng asawa ko." Sumagot naman si Vincent. "Alex, nandito nga si Lucia. Pero ayaw niyang makausap ka. Mabuti pang umalis ka na bago ako magpatawag ng pulis." Gusto pang sugurin ni Alex ang kanyang kuya Vincent. Pero pinipigilan siya ng mga tauhan ng mayamang binata. Doon sa terasa ay nakita ni Lucia ang umiiyak na si Alex habang naglalakad paalis. Hindi man gusto ni Lucia na makasama si Vincent, pero wala naman siyang ibang mapupuntahan. Kaya sa huli ay nakiusap na rin si Lucia na patuloyin na muna siya doon ni Vincent sa kanyang bahay. Hindi nagdalawang isip si Vincent at tinanggap niya si Lucia. Sa mga sumunod na araw ay pabalik-balik pa rin si Alex doon sa harap ng bahay. Pero paulit-ulit din itong pinagtatabuyan ng mga tauhan ni Vincent hanggang sa nagawa na nga itong ipadampot sa mga otoridad. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti rin naging komportable si Lucia na makasama si Vincent sa iisang bahay. Isang beses ay sinama siya nito sa isang foundation program na binuo ni Vincent. Isa itong programa para tulungan ang isang komunidad doon sa isang liblib na baryo. Namigay sila doon ng mga pagkain, damit at kung ano-ano pang mga bagay na kailangan ng mga tao. "Naku, tatlo pa lang anak nyo, misis. Alagaan nyo po silang mabuti, ha." Sambit ni Lucia sa isang ginang na binigyan niya ng mga damit at pagkain. Hanggang sa lumapit sa kanya si Vincent. "Lucia, magpahinga ka na muna. Siguradong pagod na pagod ka na." Sinunod rin naman kaagad ni Lucia ang sinabi ni Vincent.
Doon sa ilalim ng isang puno ay nagpahinga si Lucia kasama ang iba pang tauhan ni Vincent na tumulong sa programa. Inabutan ni Vincent ng pagkain si Lucia. Nagpasalamat naman si Lucia at sinimulan niyang kumain. Nakangiti na tumingin si Vincent kay Lucia. Mukhang masyado kang nag-enjoy dito sa programa na binuko ha. Napangiti rin naman si Lucia. Hindi ko lang akalain na ganito pala kasaya ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Matagal mo na bang ginagawa ang ganitong programa? Tumango naman si Vincent. Doon sa mga informal settlers sa Maynila, madalas namin ginagawa ang ganitong programa. Nakakaawa din kasi ang mga tao doon. Sumagot naman si Lucia. Kapag may ganitong programa kang gagawin, isama mo ko palagi ha. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam na makakita ng mga taong nakangiti kapag natutulungan mo sila. Napatigil si Lucia sa pagsasalita nang makita niyang nakangiti si Vincent habang nakatingin ito sa kanya. Bakit Vincent? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Bahagyang tumawa si Vincent. Wala naman Lucia. Hindi lang ako makapaniwala na makikita kitang nakangiti habang kasama mo ko. Noon kasi, lapitan pa lang kita parang takot ka na. Natawa na lang din si Lucia. Aaminin ko, natakot din naman talaga ako sa iyo noon. Pero mali ko lang na hindi kita binigyan ng pagkakataon noon na makilala kita ng sobra. Hindi ko lang din kasi nakita ang ganitong side mo noong una. Yung tipong matulungin, maalalahanin sa ibang tao at mapagbigay. Vincent, salamat sa pagtanggap sa akin ha. Salamat kasi hindi mo ko pinabayaan. Tumango si Vincent at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Lucia. Napangiti naman si Lucia sa ginawa ng mayamang binata. Hindi akalain ni Lucia na sa paglipas ng panahon na nakakasama niya si Vincent ay mapapalagay ang loob niya dito. Si Vincent ang natatanging tao na umalalay sa kanya sa kabila ng madilim niyang pinagdadaanan. Kung gaano naging maayos ang kinalalagyan ni Lucia ay kabaliktaran naman ang sinapit ng asawa niyang si Alex. Lalo pang nasira ang buhay ni Alex matapos siyang iwanan ng kanyang asawa. Walang araw na hindi naglalasing si Alex. Mabuti na lamang ay nandoon ang kanyang tatay Dante na palaging umaalalay sa kanya. Nakita ng matanda ang hirap na pinagdaraanan ni Alex at imbis na pabayaan ay kanya itong tinutulungang makalimot. Alam kasi ni Tatay Dante na hindi madali ang lahat ng pinagdaraanan ni Alex. Kung minsan ay sinasabayan na lang si Alex ng kanyang mga kaibigan sa pag-iinom at oras na malasing ito ay bigla itong mag-iiyak at magwawala. Habang hinahati nila pauwi sa bahay si Alex ay wala itong naging bukang bibig kundi ang pangalan ng asawa niyang si Lucia. Sa mga ganong sitwasyon ay nagkakatinginan na lang ang mga kaibigan ni Alex. Labi silang naaawa para sa kanilang kaibigan. Gusto man nila itong tulungan na makalimot, pero alam nila na si Alex lang din ang natatanging makakatulong sa kanyang sarili para maging maayos at magpatuloy sa kanyang buhay. Isang gabi habang sila ay nag-iinuman, ay nagpaalam saglit si Alex na magbabanyo. Pero labis na pagtataka ang nasa isipan ng mga kasama ni Alex, dahil ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Masayang nag-uusap sina Vincent at Lucia sa loob ng van. Papunta sila sa isang party doon sa opisina ni Vincent sa probinsya. Malakas ang buhos ng ulan at inutos ni Vincent sa driver na magdahan-dahan lang sa pagmamaneho. Lucia, ipapakilala kita sa mga business partners ko. Mababait sila at madalas kasama ko rin sila kapag may community kaming tinutulungan sa tondo. Ngumiti naman si Lucia. Nasasabik akong makilala sila, Vincent. Hanggang sa nakarating na nga sila sa harap ng gusali na pagmamay-ari ni Vincent, naunang bumaba ang driver para pagbuksan ng payong si Vincent. At nang hawak na ni Vincent ang payong ay inalalayan naman niya si Lucia na makababa sa van. Malaki ang ngiti sa kanilang labi habang papasok sila sa gusali, hanggang sa biglang may humatak sa braso ni Lucia. Natigilan sila nang makita nila ang lasing na si Alex. Alex, anong ginagawa mo dito? Pwede ba umalis ka na? Halata namang giniginaw si Alex dahil nabasa na siya mula sa malakas na buhos ng ulan. Lucia, pwede bang mag-usap muna tayo? Bakit ba palagi mo akong iniiwasan?
Palagi mo na lang akong tinataguan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon para makausap ka. Para marinig mo ang lahat ng gusto kong sabihin. Marahang tinulak ni Vincent si Alex palayo kay Lucia. Tinago ni Vincent si Lucia sa kanyang likuran. Alex, lasing ka eh. Sige na, umalis ka na. Hindi naman nagpaawat si Alex. Kuya Vincent, pwede bang hayaan mo muna kaming makapag-usap ng asawa ko? Gusto ko siyang makausap at marami akong bagay na gustong sabihin sa kanya. Saglit na nilingon ni Vincent si Lucia. Gusto mo bang makipag-usap sa kanya? Mahinang sumagot si Lucia. Ayaw ko, Vincent. Paalisin mo na siya. Dinig naman ni Alex ang sinabi ni Lucia. Lucia, ano bang nangyayari sa iyo? Ano bang nangyayari sa ating dalawa? Ako ang asawa mo, di ba? Bakit sa kanya ko sumasama? Nakalimutan mo na ba na siya ang dahilan kung bakit nagkaganito tayong dalawa? Lucia, pakinggan naman sa akin. Talaga bang gusto mo na akong kalimutan? Marahang hinatak ni Lucia ang braso ni Vincent. Vincent, gusto ko nang pumasok sa loob. Muli namang nagsalita si Alex. Kuya Vincent, akala ko ba isang gabi lang? Bakit kinuha mo na sa akin ang asawa ko? Sumagot naman si Vincent. Alex, nakipaghiwalay na sa iyo si Lucia. Hindi mo na siya asawa. Galit na tumingin si Alex sa kanyang kapatid. Pero sa papel, asawa ko pa rin siya. Lucia, kausapin mo naman ako. Kakalimutan mo na ba talaga ang lahat sa atin? Kasi hindi pa ako handang kalimutan ka. Lucia, mahal na mahal kita. Napayuko si Lucia hanggang sa inalalayan na siya ni Vincent papasok sa loob ng gusali. Naiwan naman si Alex sa labas habang malakas ang buhos ng ulan. Gusto pang sumunod ni Alex sa dalawa pero pinigilan na siya ng mga security guards. Hanggang sa dumating na rin si Tatay Dante at ilang kaibigan para pigilan ang nagwawalang si Alex. Dahil sa nangyari ay napagdesisyonan ni Vincent na lumipat na sila ni Lucia doon sa bahay niya sa Maynila, yung malayo sa probinsya, yung malayo sa asawa ni Lucia. Hindi naman na tumanggi pa si Lucia sa plano ni Vincent. Sumama siya sa mayamang binata patungong Maynila. Sa mga araw din naman kasi na dumaan na nakakasama niya si Vincent, ay mas napalagay na ang loob niya dito. Ramdam ni Lucia ang kapanatagan sa tuwing kasama niya ang nakatatandang kapatid ng kanyang asawa. Ayaw na ni Lucia pa ng gulo at alam niya sa kanyang sarili na ang pagsama niya kay Vincent ay ang paraan para magkaroon siya ng maayos at tahimik na buhay. Labis naman na nasaktan si Alex nang malaman niyang tuluyan na ngang lumayo si Lucia sa kanya. Sa pagkakataon na yon ay mas naramdaman ni Alex na tuluyan na ngang tinapos ni Lucia ang lahat sa kanilang dalawa. Tuluyang natapos ang matamis na pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa. Isang umaga ay pinatawag si Alex doon sa Kapitolyo. Malaki ang ngiti ng staff na humarap sa kanya. Mr. Romero, pinatawag namin kayo para sa isang magandang balita. Nahanap na namin ang titulo ng lupa ng tatay mo. Nakasaad dito na ang tatay mo nga talaga ang nagmamay-ari ng lupa na tinitirhan niyong mag-asawa. Napatingin ng seryoso si Alex doon sa staff. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maging reaksyon. Napakunot naman ang noo ng lalaking staff. Sa paghahalongkat namin, doon lang pala sa mga lumang kabinet namin makikita itong titulo. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi ka ba masaya sa magandang balita? Hindi nakapagpigil si Alex at hinatak niya sa kwelyo ang lalaking staff. Sa tingin mo ba dapat ako maging masaya dyan sa balita mo? Sabihin mo nga sa akin, dapat ba na matuwa ako na ako pala talaga ang nagmamay-ari ng lupa? Pumatak ang mga luha ni Alex habang nakatitig sa mga mata ng lalaking staff. Nawala sa akin ang asawa ko dahil sa pagiging buraranyo. Nasira ang lahat ng pangarap ko dahil sa titulo na yan. Nasira ang pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya kasama ang asawa ko. Ngayon sabihin mo sa akin, dapat ba akong maging masaya na ganito ang sinapit ng buhay ko? Hindi nakasagot ang lalaking staff hanggang sa dumating na rin ang mga security guard para awatin si Alex. Sa sandaling iyon ay mas malaking pagsisisi ang namutawi sa katauhan ni Alex.
dahil sa isang kapabayaan ay tuluyang naglaho ang lahat ng kanyang mga pangarap. Isang taon ang lumipas mula nang sumama si Lucia sa Maynila ay tuluyan na nga siyang nagkaroon ng tahimik na buhay. Kasama niya sa bago niyang buhay ang fiancé niyang si Vincent. Masaya ang kanilang mga kaibigan nang sa wakas ay nag-propose na ng kasal si Vincent sa kanyang kasintahan na si Lucia. Sa taon na nakasama ni Lucia si Vincent ay hindi rin naman talaga maitatanggi na tuluyan siyang nahulog dito at natutunan niya itong mahalin katulad ng pagmamahal niya sa dati niyang asawa. Labis na galak ang naramdaman ng puso ni Vincent nang pumayag ang babaeng mahal niya na magpakasal sa kanya. Matapos ang engagement party ay malaki ang ngiti nilang pareho na makauwi sila sa kanilang bahay. Nakaakbay si Vincent sa kanyang fiancé habang nakaupo sila doon sa balkonahe. "Babe, saan mo gustong ganapin ang kasal natin?" tanong ni Vincent. Sumagot naman si Lucia. "Kahit saan naman payag ako. Basta ikaw ang pakakasalan ko." Lalo pang lumaki ang ngiti ni Vincent. Hanggang ngayon, para akong lumulutang sa ulap. Sobrang saya ko na sa wakas ay pumayag kang magpakasal tayo. "Salamat sa pagpapasaya sa akin, Lucia. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay mo sa akin." Humawak pa ng mahigpit si Vincent sa kamay ni Lucia. "Sa lalong madaling panahon, aasikasuhin na natin ang lahat ng kailangan para maging legal na tayong mag-asawa." Napatingin si Lucia ng seryoso sa binata. "Paano si Alex? Paano ang annulment paper?" "Vincent, hindi pa ako handang humarap sa kanya ulit. Hindi ko gustong makita siya." Nagbuntong hininga si Vincent at mas mahigpit pang hinawakan ang kamay ni Lucia. Tinitigan niya ito sa mata. "Huwag kang mag-alala, babe. Ipapadala na kaagad natin sa kanya sa probinsya ang mga dokumento na pipirmahan niya. Isang taon nang lumipas kaya siguradong baliwala na lang sa kanya ang nakaraan sa inyo. Kung sakali naman na hindi siya pumirma sa annulment paper niyo, ako ang pupunta sa probinsya. Ako ang haharap sa kanya." Matipid na ngiti ang namutawi kay Lucia. Yumakap siya sa braso ni Vincent at hinalikan naman siya nito sa noo. Isa iyon sa kinababahala ni Lucia. Taon na ang lumipas pero hindi pa siya handang humarap sa dati niyang asawa. Sa mga oras na yon ay tuluyang naglaho ang pagmamahal niya kay Alex at naibaling ang lahat ng iyon kay Vincent. Pero mas gugustuhin niya na hindi na muli pang magtagpo ang mga landas nila ng dati niyang asawa. Doon sa probinsya ay malayo ang tingin ni Alex habang nakaharap siya sa malawak na bukirin. Marami ang sumasagi sa kanyang isipan sa mga sandali na siya ay nag-iisa. Habang tulala si Alex, ay lumapit sa kanya ang isang babae na tauhan niya doon sa bakery. "Kuya Alex, dumating na po yung truck ng harina. Ito na po yung resibo." Ngumiti si Alex sa babae. "Salamat, Gina. Sige na, susunod na ako doon." Huminga ng malalim si Alex at lumakad papunta sa bakery. Isang taon ang lumipas kahit paano ay naging maayos na ang buhay ni Alex. Nagagawa niya nang ngumiti sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng mga pait na nangyari sa kanyang buhay, ay patuloy siyang lumaban at hinarap ang hamon ng buhay. Isang taon ang lumipas ay nagawa ring harapin ni Alex ang katotohanan. Naging maganda na ang buhay ni Alex. Sumunod na kasi si Tatay Dante sa anak niya na nasa ibang bansa, kung kaya't si Alex na ang nagpatuloy ng negosyo nitong katayan ng baboy. Mas napalago pa nga ni Alex ang negosyo at nakapagpatayo na rin siya ng 3 bakery sa iba't ibang bayan doon sa probinsya. Ang dating munting bahay nila ni Lucia ay kasalukuyan na ding pinapagawa at ilang linggo na lamang ang hinihintay ay matatapos na ito. Hindi niya man natupad ang pangarap niya na kasama si Lucia, pero nagpusigi pa rin siya at tinupad ang pangarap para sa kanyang sarili. May mga sandali na sumasagi pa rin sa isipan niya ang dati niyang asawa. Nandoon pa rin ang pait sa kanyang puso. Pero sa paglipas nga ng taon ay unti-unti na rin niyang natanggap ang katotohanan. Ang katotohanan na pagmamay-ari na ng iba ang babaeng nagbigay kulay sa kanyang nakaraan. Masaya pa rin si Alex dahil sa kabila niyon ay naging maunlad siya at unti-unting natupad ang kanyang mga pangarap. "Alex, balita ko,
magpapatayo ka din daw ng bakery doon sa Santa Lucia. Sambit na kaibigan ni Alex na si Ben. Habang abala si Alex sa pag-record ng mga resibo, ay ngumiti siya kay Ben. Nabalitaan ko kasi na nagsara na ang nag-iisang bakery doon sa palengke, kaya naisipan ko magbukas doon. Umalma naman si Ben. Pare, masyado nang malayo ang Santa Lucia. Baka hindi mo na maasikaso yun kung magbubukas ka ng bakery doon. Bahagyang tumawa si Alex. Nandyan ka naman, diba? Ikaw ang papadalo ko dun sa Santa Lucia para mag-asikaso ng bakery doon. Napabuntong hininga si Ben. Sabi ko na nga ba eh. Kaya malakas ang loob mo kasi alam mong hindi kita tatanggihan. Natawa na lang silang pareho hanggang sa muling magsalita si Ben. Pare, saka nga pala. Naaalala mo ba yung dentista na anak ni Alec Pasing? Si Doc Geraldine? Hinihingi niya kasi sa akin yung Facebook account mo. Sabi ko sa iyo eh, may kutob ako na malakas ang tama sa iyo ni Doktora. Natatawa na napapailing si Alex. Pare, di ba sinabi ko na sa iyo na out muna ako pagdating sa mga babae? Nakita mo naman yung pinagdaanan ko nitong nakarang taon, di ba? Gusto mo ba na mangyari ulit sa akin yon? Napakamot naman sa ulo si Ben. Sa palagay ko, hindi naman siguro magagawa sa'yo ni Doc Geraldine yung ginawa sa'yo ni Lucia. Saglit na napatigil si Alex hanggang sa napagtanto ito ni Ben. Sorry pare, pero napapaisip lang kasi ako. Ang ganda na ng buhay mo. Kayang-kaya mo nang bumuo ng sariling pamilya. Bakit hindi ka pa maghanap ng bagong babae sa buhay mo? Matipid na ngumiti si Alex. Saka na yan, mas mataas pa kasi dito ang pangarap ko. Mula nang kumalat sa probinsya ang balita na nagkahiwalay na nga sina Alex at Lucia, ay naging binata na sa paningin ng marami si Alex. Dahil doon ay maraming babae ang umaligid sa kanya, pero wala pa sa isipan ni Alex ang muling umibig. Isang umaga ay abala si Alex doon sa bakery ng isang dokumento ang inabot sa kanya ng isa niyang tauhan. Kuya Alex, para sa iyo daw po itong dokumento na ito. Habang binubuksan ni Alex ang dokumento, ay nagsalita naman si Ben na abala sa pagbibilang ng pera. Nako Alex, siguradong galing na naman niya sa Kapitolyo. Sabi ko naman kasi sa iyo, pumirma ka na doon sa dokumento para mailagay na sa pangalan mo lahat ng lupain na pagmamayari ng lolo mo dito sa probinsya. Natawa na lang si Alex sa sinabi ni Ben. May mga pinsan pa ako. Hindi ko pa pwedeng angkinin lahat ng lupa ng lolo namin. Hanggang sa napatigil si Alex sa dokumento na kanyang nabasa. Napansin naman ni Ben na natigilan si Alex kaya nilapitan niya ito. Bakit pare? Anong problema? Napabuntong hininga si Alex. Galing kay Lucia itong dokumento. Gusto niya na pumirma na ako sa annulment paper dahil magpapakasal na sila ni Kuya Vincent. Hinaplos ni Ben ang likod ng kanyang kaibigan at matipid naman itong ngumiti sa kanya. Abala si Lucia sa pagpipinta doon sa garden ng kanilang bahay. Mula nang sumama siya kay Vincent sa Maynila, ay doon na lang muli na ilabas ni Lucia ang talento niya sa pagpipinta. Isang masayang pamilya ang kanyang pininta ng araw na iyon. Ang ina na hawak sa kamay ang panganay na anak at ang ama naman ay karga ang dalawa pang bata. Doon sa painting ay makikita ang makulay at napupuno ng pagmamahal ang masayang pamilya. Hanggang sa lumapit sa kanya si Vincent. Niyakap siya nito mula sa likuran at pinuri ang pininta ni Lucia. Babe, sobrang ganda nito ah. Ganito karami ba ang anak na gusto mong gawin natin? Bahagyang tumawa si Lucia. Babe, ibebenta ko itong painting doon sa bidding para maidagdag doon sa foundation program natin sa mga nasalanta ng bagyo. Napangiti naman si Vincent. Naku, siguradong mahal tong mabibenta. Sa palagay ko, aabot ito ng 20,000 sa bidding. O baka nga higit pa. Hanggang sa napatigil sa pag-uusap ang magkasintahan nang dumating ang kanilang abogado. Kaagad naman itong hinarap nila Vincent at Lucia. Labis na natigilan si Lucia sa binalita sa kanila. Isang joint account sa bangko ang nakita na kailangan pirmahan yung pareho ni Mr. Alex Romero. At bilang legal pa rin kayong mag-asawa, hahatiin natin ang pera na nilalaman ng account. Napakunot ang noo ni Lucia. Teka lang po attorney,
bank account namin ni Alex. Attorney, wala po kong naaalala na ari-arian namin ni Alex maliban po dun sa bahay niya. At hindi ko na po hahabulin ang bahay na yun kasi sa pamilya niya po nagmula ang bahay at lupa na tinirhan namin. Sumagot naman ang abogado. Pero nakapangalan talaga sa inyo ni Mr. Romero ang bank account. At may laman itong 2 milyong piso. Sobrang natigilan si Lucia sa kanyang narinig. Doon lang niya napagtanto ang tinutukoy ng abogado. Ibig niyo pong sabihin, hanggang ngayon hindi pa rin ginagamit ni Alex ang 2 milyong piso na binigay sa amin noon ni Vincent? Attorney, hindi niyo na po kailangang hatiin ang perang iyon. 100% na po ang ibibigay ko sa dati kong asawa. Nagbuntong hininga ang abogado. Ang problema, wala rin balak si Mr. Romero na angkinin ang 2 milyong piso. Nagkatinginan sina Lucia at Vincent at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lucia. Nagtungo ang abogado sa probinsya para kausapin si Alex. Hindi naman makapaniwala si Alex na talagang nagmamadali at porsigido ang dati niyang asawa na pumirma siya sa mga dokumento na kailangan nila para matuloy ang isang kasalan doon sa Maynila. Bahagyang tumawa si Alex sa harap ng abogado. Gusto ni Lucia na gamitin ko ang 2 milyong piso na pera namin? Bakit hindi na lang nila idagdag ang pera sa pagpapakasal nila ng kapatid ko? Attorney, hindi ko kailangan ng 2 milyon. Sumagot naman ang abogado. Pero Mr. Romero, wala rin balak ang dati mong asawa na kunin ang parte niya sa 2 milyon. Kaya nga, binibigay na niya sa inyo ng buo ang pera. Napabuntong hininga si Alex. Sige, kung yan ang gusto ni Lucia, kukunin ko ng buo ang pera. Total, siya naman na mismo ang nagsabi. Ako nang bahala kung saan ko gagamitin ang 2 milyon na pera naming mag-asawa. Muling nagsalita ang abogado. Mr. Romero, kung maaari din sana, makuha ko na yung annulment paper. Hinihintay na rin kasi nina Vincent at Lucia. Seryosong napatingin si Alex sa abogado. Bakit ba nagbambadali sila na pirmahan ko ang dokumento? Ganun ba talaga sila kasabik na pakasalan ang isa't isa? Bahagyang napayuko ang abogado. Alex, hindi ko alam kung ano ang mga pinagdaanan mo noong nagkahiwalay kayo ni Lucia. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan kita kung hindi ka pa handang pirmahan ang dokumento. Igagalang ko yun. Huminga ng malalim si Alex at lumabas sa kanyang bibig ang isang malaking desisyon. Attorney, sabihin mo sa kanila na wala silang dapat alalahanin. Pipirma ako sa dokumento. Pero gusto kong makita kahit sa huling pagkakataon ng asawa ko. Gusto kong makita si Lucia. Magpupunta ako sa Maynila at iaabot ko sa kanila ng personal ang dokumento na kailangan nila. Ang dokumento na magpapasaya sa kanilang pareho. Nagbuntong hininga ang abogado at tumango sa sinabi ni Alex. Sa gabing iyon ay nahirapang makatulog si Alex. Tila ba nanumbalik sa kanyang isipan ang mga alaala na magkasama pa sila ni Lucia. Ang mga sandali na labis-labis pa ang pagmamahal nila sa isa't isa. Isang malaking event ang naganap sa isang resort na pagmamay-ari ni Vincent. Ito ay isang programa na naglilikom ng malaking halaga ng pera para makatulong sa mga komunidad ng mga taong nangangailangan. Ang lahat ng nandoon sa event ay mayayamang tao na nais mag-abot ng tulong katulad ng foundation program ni Vincent. Ang pinaka-hinihintay sa event ay ang bidding kung saan ilang mga artworks ang ibebenta. Magkatabi sa upuan sina Vincent at Lucia habang nagaganap ang programa. This artwork is made by the son of Mrs. and Mr. Lopez. Let's start the bidding at 5,000 pesos. Parehong nakatuon ang atensyon nila Vincent at Lucia sa bidding na nagaganap at nagsimula na ngang magpataasan ng pagbili ang mga tao doon sa programa. 10,000 pesos. Isa pa sa panauhin ang nagbid. 20,000 pesos. At doon ay narinig na rin ang boses ni Vincent. 30,000 pesos. Wala nang sumunod pa sa halaga na binanggit ni Vincent. At sa huli ay nakuha ni Vincent ang artworks. This artworks is sold to Mr. Vincent Villanueva. Magkahawak ang kamay nila Vincent at Lucia. Parehong malaki ang ngiti sa kanilang mga labi.
Masayang nakikwentuhan ang dalawa habang nagpapatuloy ang programa. Hanggang sa nilabas na nga ang pinakahuling artwork na ibebenta. Ito ay ang gawa ni Lucia. This artwork was made by Miss Lucia Gomez, the fiancé of Mr. Vincent Villanueva. The bidding starts at 10,000 pesos. At nagsimula na nga ang bidding para sa likha ni Lucia, kung saan makikita sa painting ang isang masayang pamilya. 30,000 pesos, sambit ng isang negosyante. Sumagot naman ang isang politiko. 40,000 pesos, isa pang foreign businessman ang sumagot. 50,000 pesos. Malaki ang ngiti at parehong tuwang-tuwa sina Vincent at Lucia dahil sa laki ng bidding sa kanyang likha. Hindi pa ito natapos at sumagot pa ang isang anak ng mayamang negosyante. 60,000 pesos. Doon ay wala na silang narinig na sumagot pa. Nagsalita naman na ang host ng programa. Anyone who wants to bid 60,000 pesos? Hanggang sa isang lalaki sa bandang likuran ang sumagot. 2 million pesos. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng tao na nandoon sa event dahil sa laki ng halaga na binanggit ng naturang lalaki. Maging sina Vincent at Lucia ay hindi makapaniwala sa halaga na kanilang narinig. Nang lumingon ang magkasintahan, ay labis silang natigilan nang makita nila ang taong naging dahilan kung bakit nila nilisan ang probinsya. Ito ay walang iba kundi ang dating asawa ni Lucia na si Alex. Nakuha ni Alex ang painting na likha ni Lucia sa halagang 2 milyong piso. Nang matapos ang programa ay nilapitan ni Alex ang kanyang asawa. Kuya Vincent, pwede ko bang makausap saglit si Lucia? Nagbuntong hininga si Vincent at iniwan rin niya ang dalawa at hinayaang makapag-usap. Napapaiwas ng tingin si Lucia habang seryosong nakatingin sa kanya si Alex. Hindi siya makapaniwala na makalipas ang isang taon ay muli silang magkakaharap. Huminga ng malalim si Alex. Lucia, mas lalo kang gumanda. Sobrang bagay sa iyo ang pananamit mo. Munti ka na nga kitang hindi makilala. Napakalayo mo na sa Lucia na nakilala ko. Sa Lucia na minahal ko. Kamusta na? Nagpipigil naman ng luha si Lucia. Alex, ano bang ginagawa mo dito? Sumagot naman si Alex. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Gusto lang talaga kitang makita at makamusta. At sa nakikita ko ngayon, mukhang maayos naman ang kalagayan mo. Kahit paano, panatag naman na ako makita na masaya ka sa piling ng kuya ko. Yun lang naman ang gusto kong makita, Lucia. At ang maayos mong kalagayan ang kapanatagan ko. At gusto ko na mas maging masaya ka pa. Nilabas ni Alex ang annulment paper at pinirmahan niya ito sa harapan mismo ni Lucia. Malalim ang paghinga ni Lucia nang iabot sa kanya ni Alex ang dokumento. Matipid na ngumiti sa kanya si Alex. Lucia, pinapalaya na kita. Wala nang salita pang lumabas sa bibig nilang pareho. Agad na rin na tumayo si Alex at lumakad paalis bit-bit ang painting na likha ng dati niyang asawa. Kinagabihan ay si Lucia naman ang hindi nakatulog. Doon sa terasa sa kwarto ay dumaloy ang kanyang mga luha habang inaalala ang muli nilang paghaharap ni Alex. Hindi maintindihan ni Lucia ang kanyang nararamdaman. Dapat ay masaya siya dahil sa wakas ay malaya na siya at magagawa na nilang magpakasal ng lalaking mahal niya. Pero sa gabing iyon ay tila bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng masasayang sandali na nakasama niya ang lalaki sa kanyang nakaraan. Ang lalaki na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ang lalaki na nagmahal sa kanya ng sobra. Akala niya ay tuluyan na siyang nakalimot sa nakaraan. Pero sa isang iglap ay tila bumalik ang hapdi sa kanyang puso. Mabilis na pinahid ni Lucia ang mga luha niya sa pisngi nang marinig niyang nagising si Vincent. Babe, ayos ka lang ba? Bakit hindi ka pa natutulog? Maayos naman na sumagot si Lucia. Naalimpungatan lang ako at gusto kong magpahangin saglit. Lumapit si Vincent kay Lucia at niyakap niya ito. Sa mga oras na iyon ay hindi inosente si Vincent. Alam niyang labis na naapektuhan si Lucia sa muling pagkikita nila ni Alex. Pero handa siya na muling pawiin ang hapdi na nararamdaman nito katulad noong una. Lucia, nandito lang ako.
Handa akong makinig sa lahat ng sasabihin mo. Napangiti si Lucia at hinalikan si Vincent. Sa gabing iyon ay pinilit alisin ni Lucia ang mga gumugulo sa kanyang isipan at natulog siya ng mahimbing kapiling ang lalaking pakakasalan niya. Masaya si Alex pati na rin ang kanyang mga kaibigan matapos buksan ang ika-apat na bakery na pagmamay-ari niya doon sa bayan ng Santa Lucia. Sa unang araw pa lang ng bakery ay dinagsana ito ng maraming tao at nahigitan pa nito ang benta na kanilang inaasahan. Doon sa likod ng bakery kung saan may malawak na hardin ay nagkaroon ng selebrasyon para sa matagumpay na bagong negosyo. Bumahan ang alak sa lalamunan ng mga tauhan at kaibigan ni Alex. Alex, balita ko, single ko na daw ulit ha. Kung ganun, pwede na kitang isama sa pambababae. Sambit ng kaibigan ni Alex na si Ben. Natawa naman si Alex sa sinabi ng kaibigan. Ako single, pero ikaw may asawa ka pa rin. Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo sa akin kapag nalaman niyang sinasama kita sa pambababae ko? Baka sabihin niya, masamang impluensya pa ako sa'yo. Napakamot naman sa ulo si Ben. Uminom si Alex sa bote ng alak na hawak niya. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwanan pare. Dahil kung tutuusin, wala pa naman akong balak maghanap ng iba. Kung may dumating, edi sige. Kung wala naman, ayos lang. Napangiti naman si Ben. Ibig sabihin, open ka na ulit na tumanggap ng bagong mamahaling babae? Ngumiti si Alex sa kaibigan. Bakit naman hindi? Nakita ko kung gaano kasaya si Lucia sa kuya ko. Siguro, karapatan ko rin naman maging masaya sa iba. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Ben sa sinabi ng kanyang kaibigan. Seryoso si Alex sa salitang binitiwan niya. Sa pagkakataon niyon ay handa na siyang umibig muli. Doon naman sa Maynila ay masayang nakikipagkwentuhan si Vincent sa mga kapwa niya negosyante. Isa kasing malaking proyekto ang ipapagawa na konektado pa sa gobyerno. Malaki ang kikitain ng proyektong ito at bukod doon ay mabibigyan ng trabaho ang maraming Pilipino. Habang kakwentuhan ni Vincent ang mga kasosyo niya sa negosyo, ay napatingin siya kay Lucia na kasalukuyang tahimik lang sa isang tabi. Nagpaalam si Vincent sa mga taong kausap niya at nilapitan niya si Lucia. Babe, ayos ka lang ba? Isang matipid na ngiti ang namutawi kay Lucia. Ayos lang ako babe. Huwag mo na lang muna akong intindihin. Naupo si Vincent sa tabi ni Lucia. Pasensya ka na kung pinilit kita na pumunta dito. Gusto ko lang din sanang makilala mo yung mga bago kong makakasama sa malaking proyekto na bubuksan ngayong taon. Bahagyang tumawa si Lucia. Hindi mo naman ako pinilit, di ba? Ako ang nagkusang sumama. Tumango na lang si Vincent. Hindi na siya umalis sa tabi ng babaeng pakakasalan niya. Nang matapos ang programa ay agad na rin umuwi ang dalawa dahil nasabi ni Lucia na gusto na niyang magpahinga. Ilang araw na din napapansin ni Vincent ang madalas na pagiging tahimik ni Lucia. Mula nang muli nitong makita si Alex ay parabang nag-ibang timpla na ang babaeng pakakasalan niya. Alam ni Vincent sa kanyang sarili na may lungkot na nararamdaman si Lucia matapos nitong muling nakita ang dating asawa. Nagkaroon ng pagkabahala sa puso ni Vincent. Hindi niya gusto ang lungkot na nakikita niya kay Lucia. Kaya nang sumunod na araw ay napagdesisyonan niyang mag-outing sila sa isang resort sa Bataan kasama ang iba pa nilang mga kaibigan. Doon kahit paano ay nakita na niya ulit ang malalaking ngiti sa labi ni Lucia. Pero sa pagsapit ng gabi ay bumalik din ang lahat sa normal. Muli ay nakita niya sa mga mata ni Lucia ang matinding lungkot na nananaig sa pagkatao nito. Sa sobrang pagmamahal ni Vincent kay Lucia ay hindi siya masaya na makitang malungkot ang babaeng mahal niya. Habang nagaganap ang kasiyahan doon sa resort sa Bataan ay nagpaalam si Lucia kay Vincent na babalik na muna siya sa kanilang kwarto. Sinabi nito na gusto na muna niyang magpahinga. Alas 10 ng gabi ay nandoon si Lucia sa terasa at nakatanaw siya sa malawak na karagatan. Ramdam niya ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang balat. Habang nag-iisa sa Lucia ay napatigil siya na marinig niya ang boses ni Vincent. Babe, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Lumingon si Lucia kay Vincent. Gusto ko lang munang namnamin yung sariwang hangin, babe. Lumapit si Vincent kay Lucia.
at tumingin din siya sa malawak na karagatan. Nagustuhan mo ba dito sa resort? Maganda, diba? Ngumiti si Lucia at tumango. Muli namang nagsalita si Vincent. Naaalala ko nung bata ako. Dito ako dinala ng papa ko ng panahon na iniwan kami ni mama. Alam mo ba? Hindi na ako naniniwala sa pagmamahal ng panahon na iniwan ako ng nanay ko. Napatingin si Lucia kay Vincent at nakita niyang nakatingin lang ito ng seryoso sa karagatan hanggang sa tinuloy ni Vincent ang kanyang sinasabi. Pero masarap pa rin talaga magmahal, Lucia. Sa totoo lang, dahil sa iyo natutunan ko ulit ang magmahal. At isa yun sa pinakapinagpapasalamat ko sa pagdating mo sa buhay ko. Kasi tinuruan mo kong magmahal, Lucia. Huminga ng malalim si Lucia. Hindi naman kita tinuruang magmahal, Vincent. Natutunan mo yun sa sarili mo. Kasi mapagmahal kang tao. Hindi lang sa akin, pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sumagot naman si Vincent. Pero sa totoo lang, mas nakita ko kung paano talaga magmahal ng sobra ang isang tao. Nakita ko yun sa iyo, Lucia. Nakita ko yun sa inyong dalawa ng kapatid ko. Napatingin si Lucia kay Vincent. Vincent, anong ibig mong sabihin? Seryosong tumingin si Vincent kay Lucia. Kayong dalawang nagpatunay sa akin na totoo ang pag-ibig, Lucia. Labis naman ang pagtataka ni Lucia. Hindi kita maintindihan, Vincent. Matipid na ngumiti si Vincent. Kapatid ko si Alex. At nararamdaman ko ang nararamdaman niya. Lucia, sobrang mahal na mahal ka ng kapatid ko. Hanggang ngayon, mahal na mahal ka pa rin ni Alex. Dapat maging masaya ka, Lucia. Kasi nakikita ko sa mga mata mo na mahal mo pa rin siya. Tama ako, di ba? Mahirap pigilan ang dalawang tao na labis-labis ang pagmamahal sa isa't isa. Mahal kita. At hangad ko na maging masaya ka. Gusto ko na maging masaya ka sa piling ng taong mahal mo. Lucia, ang gusto ko, sundin mo ang puso mo. Sundin mo ang totoong magpapasaya sa'yo. At handa akong tanggapin ang katotohanan para sa kasiyahan ng babaeng mahal ko. At sa kasiyahan ng kapatid ko. Hindi napigilan ni Lucia ang bugso ng damdamin at pumatak ang kanyang mga luha. Vincent, sobrang mahal ko si Alex. Mahal na mahal ko pa rin si Alex hanggang ngayon. Pumatak din ang luha ni Vincent. Ngumiti siya at pinahid ang luha ni Lucia. Kaya nga gusto ko na sundin mo ang puso mo. Lucia, handa akong palayain ka para sa totoong kasiyahan mo. Lalo pang napaluha si Lucia. Pero Vincent, pumirma na si Alex. Binitiwan na niya ako. Umiling naman si Vincent. Pumirma lang siya, Lucia. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na niya mahal. Sa nakita ko sa kanya, mahal ka pa rin niya, Lucia. Alam ko na ikaw pa rin ang nag-iisang babae sa puso ng kapatid ko. Hinawakan ni Vincent ang annulment paper ng dating mag-asawa at pinunit ito sa harap ni Lucia. Ganun lang kadali, Lucia. Ngayon, legal na ulit kayong mag-asawa ni Alex. Lalo pang napaiyak si Lucia at niyakap ng mahigpit si Vincent. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ni Lucia. Ramdam niya ang lungkot dahil alam niya na nasasaktan si Vincent sa pagsiwalat niya ng totoo niyang nararamdaman. Sa kabilang banda ay masaya pa rin siya dahil binigyan siya ng pagkakataon ni Vincent na makapiling ang lalaking mahal niya ng sobra. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lucia. Kinuha niya ang malaking pagkakataon na binigay sa kanya ni Vincent. Sinunod ni Lucia ang puso niya. Sinunod niya ang totoong magpapasaya sa kanya ng sobra. Kasama ni Alex ang kaibigan niyang si Ben ang magpunta sila sa bahay na pinapagawa ni Alex. Kalahati na ang natapos dito kaya kahit paano ay nakapagdesisyon na si Alex na tumira na ulit sa bahay. Pare, sigurado ka bang dito ka na ulit titira? Mag-isa ka lang dito. Siguradong kakainin ka ng kalungkutan dito dahil wala kang nakakausap na kahit na sino. Sambit ni Ben, bahagyang tumawa si Alex. Huwag mo na akong intindihin. Sanay naman akong mag-isa eh. Nagbuntong hininga si Ben. Sabi ko naman kasi sa'yo, pumayag ka ng makipag-date doon kay doktora. Isipin mo, ang ganda at ang laki nitong bahay mo.
Tapos, mag-isa ka lang titira dito? Sayang naman itong mga naipundar mo kung hindi ka magkakaroon ng sariling pamilya. Sumagot naman si Alex. Darating tayo sa pagkakataon na yan. Sa ngayon, hindi na muna. Sige na, dumidilim na ang langit. Baka maabutan ka pa ng ulan pabalik doon sa bakery. Tawagan mo na lang ako kapag nagkaroon ng problema. Tumango naman si Ben at kaagad na ring lumakad paalis. Naiwan naman mag-isa si Alex doon sa ginagawang bahay. Maayos na ang unang palapag ng bahay kaya naisipan ni Alex na bumili na ng ilang mga gamit. Inayos niya ang mga sofa na gawa sa kawayan. At doon sa dingding ay isang painting na nabili niya sa Maynila ang kinabit niya sa sala. Ang painting na binili niya sa halagang 2 milyong piso. Ang painting kung saan makikita ang isang masayang pamilya. Tahimik si Alex at hindi niya naiwasan na pagmasdan ang masasaya at makukulay na tao doon sa larawan. Marami ang pumasok sa kanyang isipan. Dahil ang ganong kasayang pamilya ang pangarap nila noon ni Lucia. Hanggang sa may taong nagsalita sa kanyang likuran. Bakit ganyan ka makatitig sa painting na yan? Ganyan ba kasaya ang gusto mong pamilya? Tila napako si Alex sa kanyang kinatatayuan. Isang taon man ang lumipas, pero kilalang kilala niya ang boses na nagsalita mula sa kanyang likuran. Sa paglingon ni Alex ay hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Nakita niya ang isang babae na minsan ay hindi nabura sa kanyang puso at isipan. Pareho silang nakatingin sa isa't isa, hanggang sa pareho ring dumaloy ang mga luha sa kanilang mga mata. Sa paglapit ni Alex kay Lucia ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. At sa oras na yon ay muli nilang naramdaman ang labi ng taong nagmamahal sa kanila ng sobra. Nakatitig sa isa't isa ang kanilang mga mata kasabay ng pagdaloy ng mga luha. Mga luha na dulot ng labis na kagalakan. Wala nang salitang lumabas sa bibig nilang pareho. Hindi na kailangan pa ng kung anumang paliwanag para sila ay magkaintindihan. Sapat na ang nagsusumigaw nilang mga damdamin para manaig ang katotohanan na pareho pa rin ang kanilang nararamdaman, ang katotohanan na muli ngang magpapatuloy ang matamis na pagmamahalan. Sa paglipas ng mga taon ay natupad na nga ang lahat ng pangarap nila Alex at Lucia. Nabuo rin ang masaya nilang pamilya. Nagkaroon ng 3 mga anak ang mag-asawa. Abala pa rin si Alex sa kanyang mga negosyo, habang si Lucia naman ang naging abala sa 3 mga bata. Hindi nagkulang ang mag-asawa sa pag-aruga sa 3 bata na naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Naibigay nila ang magandang buhay para sa mga ito. Sa loob ng kanilang tahanan ay makikita ang saya sa bawat araw na dumadaan sa kanilang buhay. Tila ba katulad na katulad iyon ng larawan na nilikha ni Lucia? Ang larawan na 2 milyon ang halaga. Ang larawan na nagpapakita ng masaya at buong pamilya. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.